Tayo na. Matigas na utos ng kanyang ama sa matauhan nito kaya muli ay nagpumigla siya. Bitawan mo ako, Daddy. Bitawan mo ako. Umiyak na wika ni Alexandra habang nakatingin kay Sandro. Bitawan mo siya. Matapang at malakas na sigaw mula ng isang boses babae mula sa kung saan. At nabusasan niya kaagad na si Nanay Mercedes niya iyon. At hindi nga siya nagkamali. Si Nanay Mercedes ngang babaeng iyon. At ganoon na lang ang pagtataka niya nang tila biglang lumuwag ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang ama sa palapulsuhan niya sa kamahinang nagsalita roon. Mercedes. Agad naman nalaki ang mga mata ni Nanay Mercedes niya nang tila makilala na ang ama niya pagkoy nagsalita ito roon. Gustavo? Nalalaki ang mga mata na napapalunok na wika nito habang nakatingin sa kanyang ama na tila may bahay ng pangungulila roon at bigla na lang niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama noon. May surrogate mother ka, pero nagmahalan kami habang lumilipas ang panahon. Ayun lang, iniwan niya tayo dahil sa akin kasi hindi raw niya kayang tiisin ang ugaling meron ako. Hindi na raw niya kayang tiisin ang pagiging autoridad ko. Pero ikaw anak, ikaw, alam kong hindi mo ako iiwan. Alam kong kaya mong tiisin ang ugali ni Daddy. Kasi mahal mo si Daddy, hindi ba? Huwag na huwag mong iiwanan si Daddy. Huwag na huwag. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Okay, for the last time. Are you sure? You really want to do this, Ali? Tila nababahala at nag-aalala ang tanong ng kaibigan ni Alexandra na si Gino. Sa text message lang nito itinanong iyon sa kanya habang sakay sa kotse kasamang mga bodyguards niya. Apat na bodyguards ang kasama niya sa loob ng kotse at lahat ay matitikas ang dating. May mga baril pa ang mga ito. At talagang unang tingin pa lang sa mga kasama niya ay makikita mo na kaagad na kayang sumalo ng balang ng mga ito para sa kaligtasan niya. At talagang na-appreciate niyo ang ganong prinsipyo ng mga ito. Pero sa pagkakataong iyon, ng gabing iyon, gagawin niyang lahat upang makalis mula sa puder ng mga ito roon. Kaya naman mas lalo pang hininaan ni Alexandra ang brightness ng phone niya at nagsimula nang mag-type ng i-reply sa kaibigang si Gino. At ang reply niya rito, "Yes, Gino, kailangan kong gawin ito. Ayoko talagang maikasal sa mayabang na yun. So please, gawin mo na to. Gawin niyo na to. Tulungan niyo ako please. Para sa katahimikan ng aking kalooban." Na-stress na talagang reply ni Alexandra sa kaibigan at pilit na pinapakalmang sarili dahil papalapit na talaga sila sa daan kung saan gaganapin ang kunwaring pag-gidnap sa kanya ng kaibigan niyang si Gino na dating gangster noon. Kasama ang kaibigan nito, napalunok tuloy si Alexandra ng sunod-sunod. Kinakaban kasi siya dahil baka di maging matagumpay ang planong pag-gidnap ni Gino sa kanya upang di siya makarating ng gabing iyon sa bahay ng lalaking papakasalin niya. Kaya nang mag-vibrate ulit ang phone niya, pasimpleng tinignan niya ulit ang reply ni Gino sa kanya at lihim na pahinga ng malalim nang mabasang text nito. "Sige Ali, ihanda mo ng sarili mo. Nakaposisyon na kami." Text ni Gino na nareplyan niya kaagad. "Okay, and Gino, please promise me na once makatakas na ako, huwag mo na akong kontakin pa. And don't worry about me, dahil kaya ko ng sarili ko sa bagong lugar kung saan ako dadalhin ang kapalaran ko. I will have a new identity, na isasettle ko na ang lahat. So please, just please, promise me." At nang mga ako na nga ito roon ay, 5 minuto lang ang lumipas nang sa wakas ay, mapansin na Alexandra ang biglang pagpreno ng nadadrive na bodyguard niya roon, kaya muntik na siyang mapasubsob sa harapan pati ng mga ito. "Anak nang, anong nangyari? Ba't ka pumreno bigla? Muntik na tuloy mapasubsob si Ma'am Alexandra dahil sa kagaguhan mo." Galit na reaction ng isang bodyguard na nasa tabi ni Alexandra. Galit na nilingon ito ng isang bodyguard roon na siyang nagdadrive at sa lubong mga kilay na nagsalita. "Eh kung ikaw kaya isubsob ko dyan sa kinaupuan mong hinayog pa ka, kasalanan ko ba yun? Kung parang may nabundol akong tao? Pwisit na to. Dito na nga muna kayo at bantayan si Ma'am. Lalabas muna ako at i-check ang paligid kung napano yung taong yun." Sumagot rin ang isa nam, "Ingat lang, baka modus lang yan. Teka, baka pa na lang kita." Wika nito. At lumabas na ang 2 guardian na nasa front seat at driver's seat na nakaupo.
at paggalabas ng may tumula sa loobay. Bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Alexandra sa kaba at gulat nang agad siyang makarinig ng impit na daing at kalampag mula sa labas ng kotse. Ano yun? Tanong ng dalaga. Ngunit hindi na nabigyan ng pagkakataon si Alexandra na marinig ang sagot ng isang gwardiya roon kasi naging napakabilis ang mga segundong iyon para kay Alexandra. Dahil mabilis pa sa kidlat na, may mga lalaking pumasok mula sa mga pinto sa unahan habang tuwid. At marina nakatutog kaagad ang mga baril ng maito sa mga katabi niyang bodyguards. Kaya hindi na natuloy ang pagbunot ng mga bodyguards sa baril ng maito. Oh, huwag na kayong magkamali dahil talagang sabog ang mga baho ng ulo niyo. Pagpapalag pa kayo. Baba! Maangas na sigaw ng isang lalaki roon na may takip ang mukha at tanging mata lang nakikita katulad ng ibang kasama nito roon. Nakatutok ng marin ang baril nito sa isang bodyguard niya. At ang hindi pa tumidag ang bodyguard niyang iyon, dahil maangas din tulad nito at sumigaw ulit ito. Abat putang ina, sabing baba. Kaya bumaba ka na dyan kung ayaw mong pati ang kasamang mo babae madadamay. Tangina, sasakyan ko yan. Gusto mo ba? At dahil sa isinigaw ng lalaking iyon ay, napansin ni Alexandra na mabilis na napayuko ng bahagi ang bodyguard niyang iyon, sabay sabi ng mahina. Hindi na, sige na. Bababa na ako. Huwag yun lang siyang sasaktan. Wika nito. At bumaba na nga ng sasakyan matapos din na ni Alexandra. Sa uri ng tingin na tila ba, nagsasabing, magiging okay din po ang lahat, ma'am. Napayuko tuloy si Alexandra sa ulo niya roon. At bahagya siyang nakonsensya. Sa tila ibig sabihin ang tingin nito sa kanya. Nakarinig naman siya ng isang impit na daing roon at malakas na kalampag. At tila naging hudyat iyon upang malaki ang mga mata ng isa pang bodyguard na kasama niya roon sa loob. At pagalit na sumigaw ng malakas, sino ba kayo? Anong kailangan nyo? Kaya tumataong sumagot din ang isang lalaki na katutok ang baril rito. Ano pa? Di kikidnapin namin ang kasama yung babae. Balita kasi namin mayaman yan. At ang man yan ay isang multi-billionaire businessman. Kaya ibig sabihin lang nun, napakalaking perang makukuha namin sa kanya. Kaya ikaw, kayo, huwag na kayong pumalag para buhay pa kayo pagkatapos namin kunin ang babaeng yan. Wika ng lalaki na nabusesan kaagad ni Alexandra na si Gino. Pagway nagulat na lang siya at napasigaw ng malakas nang biglang bumunot ng baril ang bodyguard niya. At akmang itututok na iyon kay Gino ngunit, mas naging mabilis si Gino sa pagwaksin ng kamay nito nang ubod lakas kasabay ng paghampas rin ito ng buong pwersa sa ulo ng bodyguard niya. Dahilan no pang mawalan kaagad ito ng malay roon. Pagway hinubad ni Gino ang suot nito sa ulo kasama ng mga kasama nito roon bago siya inalalayan palabas ng kotse. Okay ka lang? Tila nag-aalalang tanong ni Gino kay Alexandra habang nakahawak sa magkabilang braso niya. Kaya tumutulo ang mga luha sa kaligayahan na ganyang niyakap ang kaibigan at nagsalita. Okay lang ako at maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa inyo. Sinserong wika ni Alexandra kaya agad din siyang niyakap pabalik ni Gino nang mahigpit at sumagot. Walang anuman yun. So now, I think we should go habang wala pa silang malay. Kaya tara na. Sumakay na tayo sa kotse. At iyon ang ginawa nila. Sumakay na sila sa kotse nito. At ang mga kasama naman nito ay sumakay sa isa pang kotse roon at nakasunod sa kanila. At habang nagmamaneho si Gino ay nagtanong ito sa kanya. Nga pala Ali, may alam ka na bang lugar na pwede mong pagtaguan kung saan ka doon magkakaroon ng bagong buhay? Isang matipid ng ngiti ang sinagot kaagad ni Alexandra sa tanong ng kaibigan. At sumagot kaagad rito. Ako nang bahala maghanap ng lugar na pwede kong pagtaguan mula sa kanila. Gino, kaya ko na to. At sana, tutuparin mo talagang ipinangako mo. Pabuntong hiningang tumutango naman ito roon at nagsalita. Tutuparin ko yun. Basta ipangako mo rin sa akin na pagkailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako at darating ako kaagad. Now can you promise me that? Agad namang namuang masasagana at masasayang luha mula sa mga mata ni Alexandra. At sumagot ka agad rito. I promise. Wika niya at may ngiti sa mga labing tumingin sa harapan. Sumakay na si Alexandra sa isang bus papunta sa isang remote village na gustong-gusto niyang puntahan noon pa man dahil gusto niyang tumulong roon. Sa totoo lang, gusto niyang maging teacher. Kasi na-porso naman kasi niyang college course niya noon na education. English major. Akala nga niya ay papayag ang kanyang ama sa kursong kunin niya noon bilang birthday gift sa kanya ay magtutuloy-tuloy na. Yun pala,
hanggang doon lang yon. Dahil isang araw, bigla na lang sinabi ng kanyang ama na, "You're not going to pursue what you want in life, Alexandra. You're not going to be a teacher. Because you are going to focus on our business and marry the man I want you to marry with. Pinagbigyan na kita sa gusto mong kurso. Kaya ngayon, ako naman ang pagbigyan mo. You are going to be the new CEO of our businesses. Manage those perfectly. Marry the bachelor billionaire, Mr. Iñigo. And your future will be safe and secured. Believe me, honey. It will." Wika ng ama ni Alexandra na talagang nagpagguho kagad ng buong mundo niya. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Alexandra sa naalala niya. At may malungkot na ngiti sa malabing na nangalumbabad sa pintana ng bus na iyon. At dahil inaantok na siya talaga, dahil wala siyang tulog sa buong gabi ng biyahe nila ni Chino hanggang sa mga oras na umagang yon. Ayun, unti-unti na siyang dinadalo ng antok. Umalis na siya mula sa pagkalumbaba sa bintana ng bus at nakahalukip-kip na pumikit sa mga sandaling iyon habang ang ulo ay nakasandal sa gilid ng bus. Unti-unti na ngang nalunod ang dalaga sa kaantukan roon at kahit naramdaman niya na tila gumagalaw ang sling bag niya na konti ay hindi niya iyon binigyan pansin dahil antok na antok talaga siya. "Ma'am? Ma'am, nandito na po tayo sa bus terminal. Dito ka na po sasakay ng jeep papunta sa lugar na sinasabi mo." Marahan namang napamulat ng mga mata si Alexandra nang marinig ang sinabing iyon ng konduktor. Kaya pupungas-pungas na maayos siyang umupo at marahan na tumayo para lumabas mula sa loob ng bus. At nang sa wakas ay nakapanaog na siya at naglalakad sa daan ay marahan na rin niyang ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng gotcha sling bag niya para maglabas ng pera dahil may nakikita siyang kainan roon. Nagugutom na kasi siya at nauuhaw na rin. Kaya kakain muna siya saglit bago dumiretso sa sapakay niyang lugar. Ngunit ganoon na lamang ang paggalabog ng dibdib niya kasabay ng malakas na pagsinghap niya ng panlalaki ng kanyang mga mata nang wala na siyang makapang wallet roon at cellphone. Kaya tumaas baba ang dibdib niya sa kaba na tumingin na siya sa loob niyon para ikumpirma kung wala na nga ba talaga ang ibang mga nalaman ng bag niya tulad ng cellphone niya at wallet niya na naglalaman ng ATM cards at IDs at mga cash niya. Ang natira nilang ay ang nakatuping requirements niya roon. Itinupi niya yun para di makalata ang daddy niya sa plano niyang pagtakas kagabi. Kaya nanlalamig ang buong katawan niya, naiyak na lang siyang napatulala sa walang laman na cellphone at wallet na sling bag niya roon. At impit na humagulhol dahil sa pagkawala ng mga importanteng bagay na iyon dahil sa paglalayas niya. "Hala, kawawa naman si Miss Beautiful," umiiyak. "Miss Beautiful, anong problema? Baka may matutulong kami." Agad nang pahitlo si Alexandra sa impit na paghagulol niya sa mga sandaling iyon. Nang marinig niyang boses na iyon ng isang lalaki, kaya mabilis na napaatras siya nang makita niya ang may limang kalalakihan ng marahang papalapit sa kinatatayuan niya. At lahat ng ito ay may nakakatakot na ngisi roon. Isang uri ng ngisi na halatang may iniisip o binabalak na masama habang malasyosong nakatingin sa kabuuan niya. Marahan ang ginagawa ng mga ito sa pagsuyod sa buong katawan niya. At kulang na lang ay lumabas ng mga dila ng mga ito roon. Kaya na may mas lalong naiyak si Alexandra at mabilis na nayakap ang sarili sabay, humihikbing nagsalita roon. "Anong kailangan niyo sa akin? Huwag kayong lumapit. Please." Umiiyak na pagmamakaawa ni Alexandra sa mga ito, dala ng matinding takot sa posibleng gawin ng mga ito sa kanya. At isa pa sa nagpapakaba sa kanya ay ang isiping walang masyadong taroon sa kinaroroonan niya. Di niya nakasisiguro na mamalayang malayo na siya mula sa isang tindahan roon na may maliit na kainan. Dahil sa pag-iisip niya kung paano nawala ang mga importanteng gamit niyang iyon. "Aba mga pare, pinapalayo niyo tayo. Di pa nga natin siya natitikman." Nakangising wika ng isang lalaki roon na naging dahilan upang impit na maghalakakan ng mga ito sabay lapit sa kanya ulit. Kaya kinakabang humahangos na lang siya roon at akmang tatakbo na ngunit bigla na lang. "Hoy! Anong ginagawa niyo ha? Mga walang hiya kayo. Mga siraulong manyakis." Sigaw na isang maedad na babae mula sa likuran ni Alexandra. Kaya mabilis na napatingin siya rito. At nalalabong paningin dahil sa kanyang mga luway. Tila bigla na lang bumilis ang puso ng dalaga sa mga sandaling iyon. "Tulong!" Iyon lang ang mahinang nasambit ni Alexandra bago niya namalayan ang sariling. Nang hinang natumba na bigla sa lupa at nawala na lang bigla ng malay roon. "Ay nako! Sandro! Sandro anak! Habulin mo nga yung mga dumuhong yun at gawin mo na ang nararapat.
Sabi na nga ba't mga grupo talaga ni Verhel ang mga minyakis at mga rapist dito eh. Makikita talaga sa mukha ng ina ni Sandro ang matinding galit sa mga sandaling iyon. Habang nakasalampak sa lupa at yakap-yakap ang walang malay na babae, nabigla nilang bumagsak mula sa lupa roon nang mapalingon sa kanyang ina. Kaya pabuntong hiningang tumangon na lang siya sa kanyang ina at bahagyang sinulya pa ng babae nang mapadaan siya sa kinaroroonan ng mga ito. At doon sa mga sandaling iyon, naramdaman nalang bigla ni Sandro ang tila biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa hindi niya malamang dahilan nang tuluyan niya nang masilayan ang mukha ng walang malay na babae. Maganda ito. Hindi. Sobrang ganda pala. Pero gaya ng nakasanayan, pinigilan ulit niya ang sariling humanga sa mga katulad nitong may magandang mukha. Kaya napahinga na lang ulit ng malalim roon si Sandro at nag-focus sa pagtakbo ng matulin upang mahabol ang mga masasamang grupo ng mga kalalakihang iyon. Aray. Mahinang daing ni Alexandra. Marahang nagbulat ng mga mata si Alexandra pagkuha na pabalikwas siya ng bangon nang mapagtanto niya na nasa loob siya ng isang kwarto ng mga sandaling iyon. Kaya napalunok siya at napatanong sa isipan, nasaan ako? Paano ako nakapunta sa kwartong ito? Tumaas baba sa kaba at lito na tanong ni Alexandra sa kanyang isipan. Pagkuha na papalunok ng sunod-sunod na marahan niyang sinuyod ang kanyang mga mata ang paligid ng kwartong iyon. Isang maliit ngunit maliwalas iyon na kwarto. Unang tingin pa lang, alam niyang nagmamay-ari ng kwartong iyon ay isang lalaki. Lalo pat ang nakita niyang picture frame na nakalagay sa isang maliit na kawayang bedside table roon ay picture na isang lalaki. At hindi lang basta lalaki, kundi isang napakagwapong lalaki. Napalunok ulit siya ng sunod-sunod ulit, kasabay ng pabilis na pabilis ng tibok ng kanyang puso. At pilit pinipigilan isang matamis na ngiti roon na nais mamatawi mula sa kanyang manipis at mapupulang mga labi. At hindi niya alam kung saan ang galing ang damdamin niyang iyon. Ngunit natagpuan na lang niyang kanyang sarili na marahang hinawakan ang picture frame na iyon at hinayaan ang kanyang matamis na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi habang pinakititigang mabuti ang napakagwapong mukha ng lalaking iyon. Ngunit bigla na lang parang gustong lumabas ng puso ni Alexandra mula sa kanyang dibdib nang bigla may magsalita sa gitna ng katahimikan ng paligid. Miss, pumayag akong dito ka sa kwarto kong magpahinga pansamantala. Pero hindi ibig sabihin nun na pati picture frame na yan ay payag na rin akong pakialaman mo. Kaya please lang, pakibalik na yan sa kung saan mo yan nakuha. Pinakaayaw ko kasi sa lahat ay yung pinapakialaman mga gamit ko dito eh. Agad namang natigilan si Alexandra at nakaawang mga labi na nakatingin sa isang matangkad na lalaki na nakatayo sa gitna ng entrance ng kwartong iyon. Pagkuha'y lihim na napahigit siya ng kanyang hininga. Dahil ang lalaking iyon ay kamukhang kamukha ng lalaking na sa picture frame na lubos sinahangaan niya. Napalunok tuloy ng sunod-sunod si Alexandra. Lalo pat halatang halata niya sa paraan ng pananalita nito na may pagkasuplado ito at parang kakaw magsalita. Yun bang tipo ng lalaki na panginginigan mo talaga ng mga tuhod kung supladuhan ka na? Yun, ganun ang lalaking yun. Napahinga tuloy ulit siya ng malalim at napapalunok ulit ng nagsalita. Oh, I'm so sorry. Hindi na maulit. Sorry ulit. Sobrang nihiyang wika ni Alexandra, saka tumikim roon ng malakas at hindi makatingin rito ng diretso sa mga sandaling iyon. Habang muling nilapag sa kaywayang bedside table nito ng marahan ang napakagandang picture frame nito, hindi naman ito tumugon agad roon. Bagus ay ilang sandali muna itong nanahimik roon bago nagsalita ulit sa malalim at seryosong tono ng boses nito. Nay, gising na po siya. Agad namang napakurap-kurap si Alexandra roon at napatingin ka agad sa lalaki. Nakita naman niyang matiim na nakatingin ito sa kanya roon at agad rin napatingin sa ibang direksyon ng makita nitong napatingin siya bigla rito. Malamig ang ekspresyon ng gwapong mukha nito kaya nais tuloy niyang mapahinga ng malalim roon. Gusto niya kasi itong makilala kahit sandali lang. Ngunit mukhang malabong mangyari yon dahil sa klase ng pag-uugali nito. Uy ha, gising ka na pala. Kumusta na yung pakiramdam? Nag-alala ko sa iyo kanina, bigla ka na lang nihimatay. Sa sinabing iyon ng magandang ginang na ngayon ay papasok na sa loob ng kwarto at papalapit na sa kanya. Ay agad na laki ang mga mata ni Alexandra at mabilis na nag-init ang mga pisngi niya sa kahiyan. Pagkuha'y nagsalita siya ng mahina roon na halos siya lang ang nakakarinig. Nahimatay po ako. Bigla kanina. Agad namang sumagot ang ginang kay Alexandra na, Oo iha. Marahil ay sa matinding takot.
Pero huwag kang mag-alala dahil ang malalaking yun ay pinagbububog ng anak kong si Sandro. At nang lahat ay nawala na ng malay dahil sa pambububog niya, ay tinawagan niya na ng mga pulis. At nakakulong na sila ngayon. Marami na rin kasi ang mga nagrereklamo sa grupo nila dito sa village. Kaya wanted na sila pero madali lang makatakas. Pero sa anak kong si Sandro, na magaling sa karate, nako, wala silang ligtas kanina. Kaya ayun, nasa istasyon na sila ng mga pulis at sinisiguro nila na mabubulok na sila doon sa bilangguan. Napatiting na lang ng mabuti si Alexandra sa ginang. Humahapdi ang bawat sulok ng mga mata niya. At parang gusto niya itong yakapin dahil sa sobrang tuwa at relief na nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Unti-unti na rin nawalang panginginig ng mga tuhod niya na nagsimulang manganig ang mabanggit nito ang nangyari kanina. Hanggang sa hindi na napigilan ni Alexandra ang sarili. Napahikbi na siya roon kasabay ng pag-unahang pagpatak ng kanyang maluha. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo ng anak niyo. Sinserong pagpapasalamat ni Alexandra sa pagitan ng mahinang paghikmi niya. Iyakap naman siya agad ng ginang at marahang tinapik-tapik ang likuran niya upang pakalmahin siya. Sige lang iya, ilabas mo lang. Ilabas mo lang maraming emosyon na nasa kalooban mo ngayon. Nakakatulong yun upang gumanang bigat ng iyong kalooban. Kaya sige lang iya, iyak mo lang yan. Ilabas mo lang lahat. At pagkatapos niyan, sinasabi ko sa iyo, gagana ang pakiramdam mo. At makapag-usap na tayo ng maayos pagkatapos. Malumanay na wika ng ginang na sinabayan ng mahinang pagtawa habang tinapik-tapik pa rin ang marahan ng likuran niya. At iyon na nga ang ginawa niya. Hanggang sa sobrang gaana ng pakiramdam ni Alexandra, matapos siyang naiyak lahat ng takot na nararamdaman niya kanina at ang sobrang tuwa na nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Pagko ay nagsalita siya, "Salamat po. Medyo okay na po ako ngayon." Takangiti na wika ni Alexandra at marahang kumalas-mulas sa yakap ng ginang. Pagko ay marahan na lang niyang pinahiran ng kanyang maluwa sa pamamagitan ng kanyang mga daliri habang may masayang ngiti sa mga labi niya roon. Nagsalita din naman kaagad ang ginang ng, Sandro anak, bigyan mo nga siya ng tissue, yung binili ko kahapon. Akala ko kasi magkakasipon talaga ako eh, kaya napabili tuloy ako noon kahapon. Nasa kwarto ko na yun anak, pakihanap na lang. Mabilis namang napakurap-kurap si Alexandra at niiyang nagsalita sa mahinang boses habang hindi kayang tinanang ang lalaking na roon pa rin sa bukana ng pinto roon. Wag na po, okay lang po ako. At sinigundahan naman iyon ng lalaki ng, nga naman ay, at isa pa po, ako nga ditong nasa labas lang ako ng bahay at walang lakad. Sa lupa lang ako sumisingan ng sipon ko eh. Tas damit ko lang pinapahid ko sa ilong ko, kaya okay lang naman siguro kung yun din ang gagawin niya. Tutal, pare-pares lang naman tayong mahirap dito. Kaya bakit para may special treatment ka po sa kanya? Parang gusto namang mapangiwi ni Alexandra sa sinabi ng lalaki. Pero saglit lang iyon dahil parang ayaw maniwala ng kalooban niya na ganun ito karumi sa katawan nito. Tingin niya kasi napakalinis nitong tingnan eh. Yun bang, ang bango-bango tingnan lagi. Pagkuha na iba ng focus ng attention niya. Pumunta na yun sa panghuling sinabi nito. Napalunok tuloy siya ng lihim roon. Kalmado ang boses ng lalaki nang sabihin ng makatagang iyon sa nanay nito. Kalmado lang. Pero naghatid iyon ng sobrang-sobrang pagkapahiya sa kalooban ng dalaga. Pagkapahiya na unti-unting, nagpapula sa buong mukha niya at marahang tiningnan ito roon. Agad naman itong pasimpleng nag-iwas ng tingin nang makita nitong nakatutok ang kanyang mga mata sa gwapong mukha nito. Kaya na may bumukha ang bibig ni Alexandra upang magsasalita na siya ngunit naunahan na siya ng nanay nito. Oy, Sandro. Kailan ka pa naging untidy sa katawan ha? Sa pagkakaalam ko kasi, metikuloso ka. Takatisyo ka rin lagi kahit sa bahay pag sinisipon ka. At hindi ka rin sumisinga sa labas kung saan-saan. Kasi sabi mo nga, narurumihan ka pa ganun. At sabi mo din, kahit mahirap lang tayo, hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo malinis sa kapaligiran at sa ating mga katawan. Kailangan maging malinis pa rin tayo araw-araw. Diba anak? Yan ang sabi mo? Oo, bakit bumaliktad ka yata ngayon? O huwag mong sabihing, iniisip mo may gusto itong magandang binibini sa'yo. Kaya tulad ng ibang babae ay, pinapadiscourage mo na din siya sa pagkatao mo. Hala anak, ang yabang mo naman kung ganun. Tatawa-taong biro pa ng ginang sa lalaking anak nito na agad nagpahigit sa hininga ni Alexandra at mabilis ang tibok ng pusong nais mapapikit ng mariin roon dahil ayun nga at nadagdagan na naman ang kahiyang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Pigil ang hiningang tinignan niya ulit ang lalaki
at nakikiusap ang mga matang tumingin rito para hindi nito sabihin sa nanay nito ang nakita nito kanina. At sa pagkakataong iyon ay parang gustong matunaw ni Alexandra dahil hindi ito umiwas ng tingin sa kanya. Nakipagtagisan na ito ng titig sa kanya, kaya pasimpleng napahinga ng malalim si Alexandra roon habang ang puso ay wala pa rin tigil sa malalakas na pagtibok. Kinakabahan kasi talaga siya na baka sabihin nito sa ginang na, "Oo, yun ang iniisip ko." Base sa matamis ng ngiti niya habang nakatitig sa picture frame ko kanina, habang hawak-hawak niya pa yan. Kaya napayo kong napakagat labi siya at napapikit na lang na mariin roon. Pagway narinig niya ulit ng salita ang ginang. "Ano na anak? Yun ba talagang iniisip mo? Nako anak, huwag naman maging assuming lagi. Baka nga ikaw pa rin yan ang magkakagusto sa kanya eh. Hihi. Tama ako no? Eh bakit naman kasi hindi eh? Ang ganda-ganda niya. At ang puti-puti pa. Kaya imposible talaga yung posibleng iniisip mo ngayon anak. Kung tama man ako ng duda. At isa pa, bisita kasi natin siya. Kaya natural lang na may special treatment siya. Ano ka ba? Ang sungit-sungit mo ngayon lalo ah. Parang gusto ko na talagang isipin na ikaw itong may gusto sa kanya." "Hay nako anak. O siya, kunin mo na yung tissue na nasa kwarto ko para maibigay mo na sa kanya. Sige na." Nakangiting wika ng ginang sa lalaki na agad namang ikinangangan nito ng bahagya. At napatingin sa kanya na parabang sinasabi ng mga titig nito roon na, "Ha? Seryoso? Ako pa ngayon may gusto sa kanya?" Ngunit hindi nito isinatinig iyon, bagkus ay taliwas sa ekspresyon ng gwapong mukha nito at nang titig nito ang lumabas mula sa bibig nito sa mga sandaling iyon habang nakatingin sa ina. "Hindi po yan ang iniisip ko, Nay. At mali po yung iniisip nyo. Sige po, kukunin ko na po muna yun." Pabuntong hiningang wika ng lalaki sa malumanay at kalmado ulit na tono ng boses nito. Sabay umalis na mula sa pagkakasandal sa dahon ng pinto roon. Parang gusto namang mapahinga ulit ng pagkalimlalim ni Alexandra sa mga sandaling iyon. Matapos makalis ang lalaki at nag-init ang magkabilang pisngi na napasabi sa isipan. Gosh, napaka-intimidating niya. Suplado kasi siya, masungit magsalita at tumitik. He's actually my type of a guy. Lalo pa at siya pala yung naging knight and shining armor ko kanina. Pero sayang nga lang, dahil parang hindi ang mga tipo kong babaeng magugustuhan niyang isang tulad niya. Pero, ang cute niya. Masungit actually. Natatawa ng mahina sa kalooban na bulong niya sa kanyang isipan habang nakatingin sa pintong nilabasan nito. "Sandro, ang ganda ng pangalan niya. Bagay na bagay sa personalidad na meron siya." Kula sa sariling bulong ulit ni Alexandra sa kanyang isipan. Ngunit mabilis na napakurap-kurap siya roon nang maramdaman niyang marahang pagtapik sa kanyang kamay. Kaya napatingin kaagad siya sa harap niyang ginang at napakurap-kurap nang makita niyang tila nagtataka ito sa kanya roon. Kunot noo kasi ang noo nito habang nakatingin sa kanya sa mukha niya. "Bakit po?" Tanong na lang ni Alexandra rito. Agad naman itong sumagot na, "Namumula kasi ang mukha mo, iha. Nilalagnat ka ba? At isa pa, piniisip ka bang malalim? Kanina pa kasi kita tinatawag at kanina pa ako nagsasalita dito pero parang nasa malayong iniisip mo. Piniisip ka ba, iha?" Mabilis namang napakurap-kurap si Alexandra sa sinabi ng ginang at nag-isip ka agad ng alibay rito bago sumagot. "Wala po. Pasensya na po kung hindi ako nakasagot kaagad. Niisip ko lang po kasi, napakaswerte ko po pala kasi kayong nakakita sa akin kanina. Nailigtas niyo po ako mula sa panganib. Kaya marami pong salamat ulit." Masuyong napangiti naman ang ginang sa sinabing iyon ni Alexandra at marahang pinisil ang kamay niya bago magilaw ang tonong boses na nagsalita. "Naku, wala yun, iha. Masaya ako at nakadulong kami sa'yo. Lalong-lalo ng anak ko. At alam mo ba? Maliban sa pagbubug niya sa mga walang hiyang mga lalaking yun kanina, siya din yung bumuhat sa iyo hanggang sa makarating kami sa bahay. Wala pa kasi kaming masakyan papunta dito sa bahay dahil kumakain pa ang mga driver ng jeep at mga konduktor. Tanghali na kasi. Kaya siya na lang yung bumuhat sa iyo mula doon hanggang dito. Pero huwag kang mag-alala, iha. Alam kong tulad may masaya din siya na tulungan kanya. Kahit na mukhang dito to ang sinabi kasi napakasuplado ng sura niya kahit kailan. At kita mo naman kung gaano siya kasungit, hindi ba? Kaya pagpasensya mo na sana siya, iha. Mabait naman talaga yung anak ko eh. Sadyang mailap lang talaga sa mga babae mula noong. Ma, kung ano-ano pong sinasabi mo sa kanya." Biglang sulpot at puto ni Sandro sa sasabihin pa sana ng nanay nito. Pagway marahan na nitong inilapag sa kanyang maliit na kawayang bedside table nito.
ang isang roll ng tissue roon bago seryosong nagpatuloy sa pagsasalita habang nakapamulsa sa suot nitong cargo pants na talaga namang bagay na bagay sa napakamanly na dating nito. At Nay, mas mabuti siguro kung tanungin niyo po siya kung sino siya at kung tagasan siya para may hatid ko siya sa bahay niya. Maghapon na rin kasi. Kailangan niya na yatang umuwi. Anita at seryosong sinulipan siya ng tingin bago muling nagsalita. Sige po, doon na lang po muna ako sa labas para tingnan yung niluluto ko para makakain muna siya bago umuwi. Panghuling wika ni Sandro at lumabas na nga ng kwartong iyon. At kahit gustong mapangiti ni Alexandra sa sinabi nito dahil pakiramdam niya ay ang caring ng dating nito sa mga sandaling iyon ay hindi niya nagawa. Dahil iniisip niya na saan naman siya pupunta eh wala naman siyang bahay na uuwian. Nais tuloy mapabuntong hininga ni Alexandra sa mga sandaling iyon. Nakita naman niyang ngumiti ang ginang sa kanya at nagsalita roon. Sa bagay, may punto naman ang gwapo kong anak na masungit iha. Tatawa-taong wika nito sa kanya na sinabayan na lang niya ng matipid ng ngiti roon. Pagway nagpatuloy nito sa pagsasalita. O siya iha, ano nga palang pangalan mo at tagasan ka nga pala? At nang may hatid ka na roon ng anak ko bago pag gumabi, nakangiting usisa ng ginang sa kanya. Kaya napalunok naman kaagad ng palihim si Alexandra sa mga sandaling iyon bago napahinga ng pagkalilimlalim sa kanagsalita. Ako po si Alexandra at pasensya na po pero malayo pong tirahan namin eh. Napakalayo po. At kaya lang naman po ako napadpad dito kasi gusto ko po magtrabaho dito bilang teacher. Dito ko na rin po sana balak tumira sa lugar na to. Uupa na lang po ako ng matitirhan habang nagtuturo dito. At wala po akong balak bumalik sa bahay ko na yon. Kasi malaki pong problema ng pamilya ko. Family problem po. Gusto ko na pong magpalamig muna. Kaya dito po ako napadpad kasi noon ko pa po gusto magturo sa mga bata dito. Nagbabalak po ako magturo dito. Kakapasa lang po kasi ng board exam for professional teachers. Gusto ko pong dito ibigay lahat ng serbisyo ko at tungkulin sa mga batang labis na nangangailangan sa akin. Pero ang problema po, nawala po yung cellphone at wallet ko na naglalaman ng pera ko, ATM, IDs at iba pa. Kaya wala na po akong mauwian at matutuluyan dito. Kaya kakapalan ko na po ang mukha ko. Pwede po bang dito lang po muna ako habang nag-a-apply ako ng trabaho dito? Nandito pa rin naman po sa loob ng sling bag ko yung mga importanteng papeles ko eh. Yung mga records ko. At pangako ko po na pag may sweldo na po ako, magbibigay po ako sa inyo para sa pagtira ko dito. At mag-iipon din po ako para makahanap po ako ng matitirhan po. Please po, maawa po kayo sa akin. Sadyang, wala na po kasi talaga akong malapitan eh. Hindi ko rin po kasi ma-memorize yung bagong number ng kaibigan ko. Bago na nakaw eh. Nag-change kasi siya ng SIM niya. Walang-wala din po ako ngayon. Pasensya na po. Pasensya na po. Hihikbi-hikbi na mahinang paliwanag ni Alexandra sa ginang habang tumutulo ang kanyang maluha. Para kasi talagang pinipigang puso niya ng malalang problema niya roon. Nung unay, masaya pa siya. Pero sa mga sandaling iyon ay, parang dinurog ang damdamin niya sa lungkot at takot roon. Pero naniwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Naniniwala siya roon. Kaya alam niya magkakaroon din ng solusyon ng problema niyang iyon. Kaya ipinapanalangin niya na haplusin ng Panginoon ang puso ng ginang upang pumayag niya ito sa pakiusap niya. Wala na kasi talaga siyang choice. Kasi wala na talaga siyang pera. Ni isang sentimo. Di na rin niya makontak si Gino. Kasi ayun nga. At pati cellphone niya nawala na. Mas lalo tuloy siyang napahigbi roon. Ay nako nako iha. Huwag ka nang umiyak. Naintindihan kita ha. Naintindihan kita. Kaya sige. Dito ka na muna tumira. Pwede nga na dito ka na tumira habang buhay. Kasi ang gaan-gaan ang loob ko sa'yo. Para kasi ang bait mo talaga eh. Pero alam naman nating parang hindi yun mangyayari kasi may pamilya ka pa rin. Pero gaya nga ng sabi ko, huwag kang mag-alala. Dahil mula ngayon, dito ka muna titira hanggang gusto mo. At walang problema yun sa akin. Walang ka-problem-problema. At tutulungan din kitang makapasok sa trabaho. Babakapan din kita. Kaya huwag kang mag-alala ha. Huwag ka nang umiyak. Dahil mula ngayon, isipin mo lang na parte ka na ng pamilya. Parte ka na ng bahay na to. At huwag ka nang magbayad-bayad pa ng ganun. Kasi nakakainsulto sa akin ang bayad-bayad na yan. Isipin mo lang na bahay mo na rin to. Kaya mula ngayon, huwag ka nang mihiya pa sa akin. Lalong-lalo na sa anak ko masungit. Kasi mabait naman yun eh. Kita mo nga't pinagluto ka pa. O siya,
Huwag ka nang umiyak ha. Tahan na iha. Tahan na. Ngunit kabaliktaran nun ang nangyari. Dahil marahin sa sobrang kasiyahan at pagpapasalamat sa ginangay, mas lalo pa yata siyang napahigbi roon at napahagulhol na ng mahina sa kanyang palad. Kaya narinig niyang nagsalita ulit ito roon. Dako iha. Sabi huwag ka nang umiyak eh. Kasi naiiyak na rin tuloy ako dito. At hindi na nito na ituloy pang gustong sabihin dahil tumutulo ng mga luhang niyakap ni Alexandra ang gina ng sobrang higbit roon at napahugulhol na nagsalita. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Natatawa ng mahinang yumakap din naman ito sa kanya pabalik at nagsalita roon. Naku, wala yun iha. Masaya ako at nakatulong naman ako sa kapwa ko. Lalo na sa isang tulad mo na talagang nangangailangan talaga ng tulong. Kaya sobrang saya ko ngayon. Dahil bukod sa natulungan kita, magiging party ka na rin ng pamilya namin ng anak kong si Sandro. Hindi ba ang saya nun, iha? Magilaw na wika ng ginang at marahang kumalas sa kanya. Kaya nakangiting tumungutang mo agad siya roon. At nagpapahid ng maluwang, umusal ulit ng pasasalamat rito. Ang saya-saya niya. Sobrang saya niya. Maraming salamat po ulit. Ano po palang itatawag ko sa inyo? Namumula ang mga pisngi niya sa iya. At sisingot-singot na tanong ni Alexandra na agad namang sinagot nito ng at tawagin mo na akong Nanay Mercedes. Sandro naman ang itatawag mo sa anak ko. Huwag ka nang maiya sa amin simula ngayon ha, Alexandra iha. Kasi pamilya mo na kami ni Sandro mula ngayon. Kaya napangiti ka agad ng matamis si Alexandra roon. At akmang magsasalita na, ngunit bigla siyang naunahan ng isang tila galit na boses ng may-ari roon. Pamilya? Nay, anong ibig niyong sabihing pamilya na natin siya mula ngayon? Salubong na salubong ang mga kilay na biglang tanong ni Sandro mula sa pintuan na naging dahilan upang mapalunok ng sunod-sunod si Alexandra roon. Tahimik na tahimik ang sina Alexandra, Nanay Mercedes, at Sandro habang nasarap sila ng mesa sa mga oras na iyon. Kumakain na sila. Ngunit parang hindi kayang lunukin ni Alexandra ang pagkain niya roon dahil sa nakakapanindig balahibong katahimikan na pumapaligid sa kanilang tatlo roon. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan na halatang mula sa aura ni Sandro na halatang hindi pa talaga nadala sa pakiusap ng ina. Hanggang sa ginang nang naglakas loob na huwasakin na sa wakasang nakakabinging katahimikan na bumabalit sa kanilang tatlo. Ah, iho? Ang sarap mo talaga magluto nitong sinigang na baboy, no? Talagang kahanga-hanga sa sobrang sarap. Ano sa palagay mo, iha? Tama ba ako sa description ko sa niluto ng anak ko? Pangiting-iting wika ng ginang na naging dahilan upang mapalunok na sa wakas si Alexandra ang kanina pa niyang ninunguyang pagkain roon. Pagkaway kukurap-kurap na napatingin ka agad si Alexandra kay Sandro nanunay, abala pa rin sa tahimik na pag-uya ng kinakain nito. At tila walang balak na magsalita roon. At pagkatapos na nay, tumikim siya at naglagay ng isang langaning ngiti sa kanyang mga labi bago nagsalita. Oo, tama po kayo, Nanay Mercedes. Napakagaling niya pong magluto. Mas magaling po siya sa akin. Kaya mukhang mapaparami po ako ng kain nito. Wika ng dalaga. Ngunit nang tila tingnan siya ng pailalim ni Sandro Roonay, agad niyang dinugtungan ang sinasabi na siyang hindi ko pala gagawin dahil baka maubos ang kanin niyo rito dahil sa akin. Sorry po. Aniya at nanginginig ang mga tuhod na tumikim roon bago nagdalawang isip kung susubo ba ulit siya ng kanin o hindi na. Hindi naman umimik si Sandro sa sinabi ni Alexandra. Bagkusay, nanitili pa rin itong tahimik roon at ngumunguya ng marahan. Narinig niyang tumikim na rin ang ina ni Sandro at tila pasigla ang tono ng boses na nagsalita roon. Wala namang problema yan, iha. Kung damihan mong kanin mo ngayon kasi pati ako ay mapapadami na rin ng kain nito eh. O siya, tatayo muna ako. At ako'y kukuha ng kanin sa kaldero doon, sa kusina sa labas ha. Sige, kain lang muna ng kain dyan, iha. Huwag mihiya. At isipin mo lang na wala kang kasama dyan kumakain para malunok mo ng maayos ang pagkain mo. Teka lang, kuha lang ako ng kanin. Wika ng ginang na tumuyo na ito roon para kumuha ng kanin. At nang iwan na siya roon sa mesa kasama ng supladong si Sandro. Gusto tuloy manulis ng nguso ni Alexandra roon. Lalo pat, hindi niya alam kung paano siya makikipag-communicate rito. Alam kasi niyang angal ito sa desisyon ni Nanay Mercedes na patirehan siya sa bahay ng mga ito roon. Kaya sobrang niya at sobrang natatakot tuloy siya kay Sandro sa mga sandaling iyon. At dahil doon ay, pabuntong hiningang yumuko na lang siya at itinuloy ng matamlay na pagkain niya. Ngunit muntik nang mabulunan si Alexandra roon nang biglang. Alam mo bang bawal yan? Agad namang napakurap-kurap ang dalaga. At awang ang malabing na patingin ka agad rito sa kamay ng nagsalita. Ha?
Nakita ni Alexandra na huminto bigla sa pagkain si Sandro nang itanong niya iyon. Pagkaway biglang kumabog ng malakas ang loob ng dibdib niya nang makitang matimitong tumitig sa mga mata niya bago seryosong nagsalita roon. Bawal yan. Pag bumuntong hininga ka sa harap ng Russia, bawal yan. Kasi para mo na rin sinabi na hindi ka pa kontento sa mga pagkain na sa harap mo. Pati nga ang paghikap habang kumakain ka. At pag-unat ng mabraso may, bawal din eh. Kaya kung gusto mong manatili dito ng matagal, huwag mo nang ulitin ang pabuntong hininga mo sa kapagkainan. Nagpapaalis yan ng Russia eh. At huwag ka rin umunat at tumikap habang kumakain sa mesa. O kahit sa kung saan, siya ng isa pinakamalaking bawal na natutunan naming mga mahirap mula sa mga matatanda. Lalong-lalo na yung ginawa mo sa ulam na yan na nasa plato mo ngayon. Isa rin sa pinakamalaking bawal. Tingnan mo, kahit malaki pa yung laman ng karne, di mo inuubos. Samantalang kami dito ni nanay, buto na lang natira dyan. Kaya ubusin mo na yan bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Mabilis naman na laki ang mga mata ni Alexandra sa sinabi nito at mabilis na tumangot ang sa kanang salita. Pasensya ka na. Hindi lang kasi ako sanay na ibig kong sabihin. Busog na kasi ako. Pero kakainin at uubusan ko pa rin to, promise. Sorry. Wika ni Alexandra at pilit na inubos nga iyon kahit ang totoo'y. Hindi talaga siya sanay na sinisimot ang mga ulam o pagkain niya. Hanggang 3 kagat lang kasi talaga siya. And poof, tapos na siya sa pagkain niya. Ganun lang nakasanayan niya. Pero iba pala si na Sandro. Bumilip tuloy siya sa paraan ng pag-iisip nito. Patuloy na nga siya sa pagkain roon. At habang kumakain siya, sa sulok ng mga mata ng dalagay, nakita niyang tinitigan siya mabuti ni Sandro sa mga sandaling iyon. Pagkaway nagsalita na ito roon. Busog ka na ba talaga? Uniya ka lang sa akin kasi ibang iniisip mo sa reaction ko kanina. Hindi agad makaimik si Alexandra sa tanong na iyon ni Sandro. Bagkusay, napahinto siya sa pagnguya sa kinakain at marahang napaangat ng tingin rito. Nagtagpo ang mga mati nilang dalawa, kaya napahinga na lang ng malalim si Alexandra roon at tila hindi makahinga ng maayos na nagsalita. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan. Agad namang sumagot si Sandro sa kanya nang, may napansin kasi ako sa inakto mo kanina nung bahagya kitang tinignan. Naisip ko na kaya mo sinabi ka agad na hindi ka nakakain ng marami kasi ganito ganyan. Ay dahil naisip mo marahil kaya ako napatingin sa iyo ng bahagya sa mga sandaling iyon. Ay dahil kumukontra ako sa sinabi mo. Pero makikinig ka sa sasabihin ko. Hindi ako ganyan at hindi ganyan ang iniisip ko. Dahil iniisip ko lang nanay, talaga bang kumakain ka ng marami? Dahil sa tipo mo na sumandok lang ng kanin ng 2 beses at di masyadong kumain ang niluto kong ulam ay parang mahirap paniwalaan eh. Siyon ang naisip ko. Kaya sana huwag mong pag-isipan kagad ng masamang bawat kilos ko kasi hindi mo alam ang tunay na nasa loob ng isipan ko. At pangalawa, kung napapansin mo na tila ba labag sa loob ko ang desisyon ni nanay na patirahan ka dito ay dahil hindi ako sanay na may kasama kami dito na di namin kaano-ano. Ngayon pa lang ninibago na ako. Sana maintindihan mo ako. Iniisip ko lang ang kaligtasan ng aking ina. Kaya sana hindi mo sisirain ang tiwala niya. Mahirap mapaniwala si nanay eh. Pero sa'yo nagtiwala siya kaagad. Kaya kanina, habang nagsimula tayong kumain, napag-isip-isip ko rin na kung binigyan kanya ng tiwala, ibig sabihin nakita niyang mapagkakatiwalaan kang talaga. Kaya magtitiwala na rin ako sa'yo. Kaya sana hindi mo sisirain ang tiwala namin sa'yo ni nanay. At ngayon ko lang to sasabihin sa'yo. Welcome dito sa bahay namin. Ako nga pala si Sandro. Seryosong wika ng binata na halos mapahinto sa paghinga si Alexandra sa mga sandaling iyon. Napalunok siya. At naisip niya, bahala nang sabihin niya itong iyakin. Basta naiyak na naman siya. At hindi siya nahiyang ipakita kay Sandro ang mga luha mula sa mga mata niya. Tears of joy naman kasi yun eh. Naisip ng dalaga. Pagkaway sisingot-singot na nagsalita na siya roon habang may matamis at mapagpasalamat ng ngiti sa kanyang mga labi nang sabihin iyon. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Sandro. Ako din pala si Alexandra. At pangako ko, gagawin kong lahat para masabi sa iyo na karapat-dapat nga akong bigyan ng tiwala. At tutulong din ako sa gawain bahay dito, promise. Ako ang magluluto. Ako maglalaba. Ako maglilinis ng buong bahay. At kapaligiran niyo dito, promise. Agad namang napataas ang kilay ni Sandro sa kanyang sinabi. Pagkaway nagsalita na ito roon. Talaga lang ha,
Marunong kang magluto, maglaba, at maglinis ha. Sinong niloloko mo? Ikilos mo pa lang. At sa kulay ng balat mo halatang di ka sanay sa gawaing bahay eh. Kaya agad ang napakurap-kurap si Alexandra roon. At may patikim na sumagot. Talaga namang marunong ako magluto, maglaba, at maglinis Sandro eh. Maring hindi ako kasing galing mo magluto pero marunong pa rin ako magluto. At bawal din yang pang-judge mo sa akin ha. Porket ganito lang yung balat ko. Alam ko lang kasi kung paano alagaan ang sarili ko. Kahit hindi ako mayaman kaya ganito lang yung balat ko, so don't judge the book by its cover, ika nga. Kaya simula mamaya, ako na. Ako na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay dito. Marunong ako sa lahat eh, di mo lang alam. Pagpapa-impress na Alexandra kay Sandro. Dapat niya kasing makuha ang tuluyan ng tiwala nito eh. Dapat niyang makuha ang loob nito para maging magkaibigan sila. Para hindi napilit ang pagpapatira nito sa kanya sa bahay ng mga ito. Yun ang plano niya. Napangiti na lang si Alexandra sa naisip. Bigla namang sumulpot si Nanay Mercedes mula sa bukana ng pinto ng kusina na may dalang isang platong kanin. Duda niya ay, kanina pa ito naroon pero hindi muna sumulpot at hinayaan muna silang mag-usap ni Sandro. At nang makita siguro nito na medyo okay na silang dalawa ng binatay, saka lang ito sumulpot roon bigla. Nakita naman ni Alexandra na nakangiting nagsalita na ito roon. Ay nako, nako, ipakita mo kay Sandro iya na marunong ka nga sa gawaing bahay. Kasi ang batang yan, to see is to believe. Ang motto niya ni, kaya ipakita mo sa kanya na kaya mo, na mali siya sa niisip niya sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Aagapay ako sa'yo ah. Kaya mo yan. Ikaw Sandro ah, wala kang bilib sa kanya. Kaya sige iya, ipakita mo sa kanya na, kaya mo. Agad namang ngumiti si Alexandra sa ginang at nagsalita. Opo, Nanay Mercedes. Ano niya tumingin kay Sandro? Agad namang sumikdo ang puso niya nang makita niyang tila nananukot ang tingin nito sa kanya ng mga sandaling iyon na parabang sinasabi ng mga tingin nito sa kanya na, "Weh, di nga." Pero parang hindi lang nito may isatinig iyon dahil naroon ang ina nito. Kinakabahan tuloy siya sa posibleng sasabihin ni Sandro sa kanya base sa mga titig nito roon. Napalunok siya hanggang sa nakita niyang tumangutangon na ito sa kanya ng marahan at marinig niyang nagsalita na sa wakas ang binata roon. Okay, sumarunong ka nga ng lahat ng gawaing bahay ah. Patangot-tangong tanong ni Sandro sa dalaga na confident naman niyang sinagot na, "Oo naman, Sandro, maniwala ka sa akin. Kaya ko at marunong ako." Nakangiting wika ni Alexandra rito. Muli namang tumangot-tangong si Sandro roon at nagsalita. "Okay, sige. Tingnan natin yung pagiging marunong mo sa lahat ng gawaing bahay. Pakita mo yan sa akin. Pero gusto ko lang ipalala sa'yo na hindi lang paglalaba, paglilinis at pagluluto ng gawaing bahay, Alexandra. Meron pa." Mabilis namang napakurap-kurap si Alexandra sa sinabi nito at nagsalita. "Meron pa? Oo, sige. Alam ko rin namang marunong din ako sa gawain na yan eh. Sa ano ba yun?" Nagkibit-balikat naman ito kaagad at halatang may pinipigil ng ngiti na nagsalita. "Hindi ano ba yun, kundi ano bang mga yun?" At yun ay ang pag-iigib ng tubig at pagsisibak ng kahoy. Nawalan yata ng boses si Alexandra sa sinabing iyon ni Sandro. Para din siyang napako na lang bigla sa kinaupuan niya roon habang nakatingin sa nakangiting gwapong mukha nito at napapalunok na nagsalita. "Pag-iigib ng tubig at pagsisibak ng kahoy?" Natawa naman kaagad ng mahina si Sandro sa sinabi ng dalaga at tumugon. "Oh, bakit parang atrasado ka na? Hindi mo yan kaya? Akala ko ba kaya mo lahat ng gawaing bahay? Bakit parang nalula ka bigla sa sinabi ko?" Hindi. Kaya ko rin ang mga yan, syempre. At dahil sa sinabing iyon ni Alexandra ay, muli na namang gumuhit ang isang simpatiko. At makahulog ang ngiti sa mga labi ni Sandro pagkaway, patango-tango ulit na nagsalita. "Okay, kung ganun ay, pumunta na tayo sa labas para ipaliwanag ko sa iyo ang mga gawaing bahay namin dito. At pagkatapos nun ay, sisimulan mo ng isang gawain dito na lagi kong ginagawa na ngayon ay, ikaw nang hahalili. At iyon ay ang pag-iigib ng tubig sa lumang poso." Napalunok na lang si Alexandra sa sinabi ni Sandro. "Okay ka lang ba dyan? Bakit parang nabibigat ng gayata sa dinadala mong balde? Sigurado ka bang kaya mo yung dalhin yan? Sigurado kang kaya mo talagang trabahong yan?" Tatawa-taong mahinang tanong ni Sandro kay Alexandra habang bitbit niyang isang kamay ng isang maliit na balde. At habang tinatahak nilang daan pabalik sa bahay ni na Sandro, nahuli pa siya ng paglalakad rito
kahit isang maliit na balde lang bitbit niya. Samantalang ito ay may bitbit na dalawang balde at tila hindi nabibigatan sa mga iyon. Ngunit siya ay parang hindi na magkanda o gaga sa pagbitbit sa maliit na balding iyon. Babato rin kasi ang daan kaya nahihirapan talaga siyang dalhin iyon. Masakit na rin ang kamay niya. Naisip tuloy niya na mahirap pala talagang maging mahirap. Ganun palang nararamdaman at nararanasan sa mga mahirap na tao na hindi nararanasan at nararamdaman ng mga yayamang tulad niya. Ngunit ganun pa man ay, pilit na ngumiti na lang siya kay Sandro at sumagot rito. Oo naman, ang gaan lang nito eh. Teka ha, at itatransfer ko lang ito sa kabilang kamay ko. Aniyat huminto roon. Napansin na rin niyang huminto ang binata roon at tila hinihintay siya. Kaya kinuha niya ng pagkakataon yun upang kunwari ay pastretching muna ang mga kamay kahit ang totoo'y. Sobrang sakit na talaga ng isang palad niya roon dahil sa hawakan ng balding iyon. Teka lang ha, stretching lang ako saglit. Papawis lalo ba? Ganun, wait lang. Tila naaliw na pinagbusta naman ni Alexandra si Sandro roon at nakapamayawang pa pagkaway nagsalita. Stretching pa nga, baka iba na yan. Masakit palad mo no? Aminin mo na kasi, di mo kayang trabahong to. Kaya agad siyang sumagot rito ng, ano ka hindi ah, okay lang yung palad ko. At sabi ko nga sa'yo, at papatunayan ko yun sa'yo. Kaya tara na, marami pa tayong babalikan ng mga galons at balde roon sa anong tawag doon? Poso? Tumungo naman ito sa tanong niya habang nagsispula na nga silang maglakad ulit sa mabatong daanan. Oo, poso nga. Libreng patubig yan sa amin dito. Wala kaming binabayaran kahit isang sentimo, sagot ni Sandro roon. Napatangon-tangon naman kaagad si Alexandra sa naging sagot ng binata. Pagko ay nakangiting nagsalita siya roon sa kabila ng pagod ng nararamdaman. Maayos pa lang pamamalakan niyo rito, alam mo ba? Matagal ko ng pangarap na magturo sa lugar na to. Remote village, pakiramdam ko kasi. Ang mga kabataan dito, ang mas nangangailangan ng tulong ko sa pagtuturo. Inosente sila. Napaka-inosente. Yung mga kasabay ko nga kanina sa bus, yung mga tingin nila sa akin, pakikita mo talagang walang kamuang-muang. To think na yung mga edad nila ay 10 to 9 years old na ha. May mga 11 years old din yata dun. Pero kung tingnan nila ako, napaka-inosente. Di tulad ng ibang mga bata sa Maynila, mga batang taga-syudad, mga batang alam mong hindi na basta-basta. Kuha-kuha kasi yung ibang mga sistema ng mga gadgets na nalalaro nila. Pero sa mga nakikita kong mga bata kanina naglalaro malapit sa may poso, ang saya-saya nilang naglalaro sa labas. Napapasabi na lang tuloy ako sa sarili ko kanina na ang sarap bumalik sa pagkabata. Kung may ibabalik lang sana talagang panahon, no? Nung mga bata pa tayo, walang stress, walang iniisip na problema, walang sakit sa ulo. Ganun. Wika ni Alexandra na may pilit na hagikik at pilit na ngiti sa mga labi para kasing gusto niyang maiyak sa mga huling salitang binitawan niya. Naisip kasi ni Alexandra ang ama niya. Sa totoo lang, namimiss niya na ito. Namimiss niya na ito sobra-sobra. Kaya lang, ayaw niya talagang tahakin ang landas na gusto nitong ipatahak sa kanya. Ayaw rin niyang maikasal sa taong hindi niya mahal. O hindi man lang niya nagugustuhan kahit katiting lang. Alam niya kasing hindi siya magiging masaya pag gano'n ang mangyayari. Kaya ipinaglaban niya ang karapatan niya. At sa mga sandaling iyon, ayun siya at nasa lugar na matagal niya nang pinapangarap na mapuntahan. Kasama si Sandro at nag-iigib ng tubig roon. Parang gusto niya tuloy matawa sa huling naisip. Alexandra. Mabilis namang napaangat ang tingin ng dalaga kay Sandro. Nakita niyang napahinto naman ito sa paglalakad roon at ibinaba ang mga bitbit na balde sa mga kamay. Kaya ginawa naman niya kaagad ang ginawa nito. Dahil napakasakit niya naman kasi ng isang palad niya. Pagkaway kunot noong nagtanong na siya rito. Bakit Sandro? Sumagot naman kaagad ito roon ng gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, alam kong malalampusan mo rin yan. Tingin ko kasi sa'yo, ikaw ang tipo ng babae na may positibong pananaw sa buhay. Kaya ipagpatuloy mo lang personalidad mong yan. Huwag kang magbabago. Maraming magmamahal sa'yo sa ganyan mo ugali. Seryosong sa ating binata na agad namang nagpangiti kay Alexandra nang may maluwag. At pagkuhay, napangiti siya rito at nagsalita. Maraming magmamahal? Kung ganun, baari ko bang isipin na isa ka sa magmamahal sa akin pagdating ng panahon? Tatawa-tawang birong totoo niya sa binata na agad nagpaatras sa leeg nito at nagsalita. Ako? Magmamahal sa'yo pagdating ng panahon? Di kita type kaya huwag kang umasa. Tatawa-tawa at iiling-iling na wika nito. Sa kabinit-bit ulit ang mga balde na hawak nito
at nagsimula ulit maglakad saka nagpatuloy sa pagsasalita. Tara na, malapit nang gumabi, paggagalit niya yung sinanay pag ganitong oras tapos di pa tayo nakakauwi. Tayo na. Nakangusong nagsalita naman kaagad si Alexandra roon habang binibit-bit rin ang maliit niyang balde at nakasunod rito. Sama mo naman sa akin, pero sasabihin ko na lang din to sa'yo. Hindi rin kita type kaya huwag ka rin umasa na magugustuhan kita. Yun lang. Thank you. Nakanguso pa rin wika ni Alexandra at inirapan ang likuran ni Sandro. Narinig niyang tila nagpipigil ito ng tawa roon saka nagkibit-balikat bago nagsalita. Okay, you're welcome kung ganun. Inirapan ulit ng pagkalimlalim ni Alexandra si Sandro. Pagkuhay naka-ismid na napatingin siya sa ibang direksyon roon. Ngunit naging dahilan iyon upang di sinasadyang matalisod siya sa malaking bato roon at dalbasan ang tsinelas niya na pinahiram sa kanya ni Nanay Mercedes. Ay nawalan siya kaagad ng balanse na naging dahilan upang mapasubsob siya sa likuran ni Sandro at malakas na tupal sikreto ang laman ng tubig mula sa balding bitbit niya. Anak nang. Pigil ang hiningang reaksyon ni Sandro sa insidenteng iyon sa pagitan nilang dalawa. Kaya pigil din ang hininga ni Alexandra na umalis mula sa pagkakasubsob sa likuran nito. Sandro, pasensya ka na. Halos hindi makahinga ng maayos sa paghingi niya ng pasensya sa binata. Marahan naman siya nitong hinarap at nakataas ang kilay na nagsalita roon. Anong pasensya na? Sinadya mo yun eh. Kasi nagagalit ka sa akin dahil hindi kita magawang mahalin pagdating ng panahon. Agad namang napanganga si Alexandra sa sinabi nito at pakurap-kurap na nagsalita roon habang nakayuko. Oh my God, Sandro. Ang kapal ng mukha mo ah. Feel na feel mo ba talagang gusto kita? Natotoo yung biro ko kanina? Bakit? Dahil sa tinitigan? No. Tinignan lang pala. Dahil sa tinignan ko yung picture frame mo kanina? Tapos akala mo nagkakagusto na talaga ako sa'yo? Wow, grabe, Sandro. Bilib na ako sa self-confidence mo. Well, okay, gwapo ka. Kahit sino namang babae. Makakapansin nun. Pero hindi ibig sabihin nun na gusto kita, okay? My God, ano bang nangyayari sa mga lalaki ngayon? Tama sinasabi ko na sa'yo, diba? Hindi rin kita type. So bakit naman ako magagalit sa sinabi mo kanina? Eh, the feeling is mutual naman. Okay, God. Stress ako sa'yo sa totoo lang ha. Grabe, Sandro. Grabe. Ani at inangat ulit ang tingin niya rito. Na sana hindi na lang niya ginawa dahil nahigit niya kaagad ang hininga niya nang makitang nakababa na palang mukha nito sa kanya at ang gwapong mukha nito. Ay gadangkal na lang. Ang layong mula sa mukha niya. Amoy na umoy rin niyang bango ng hininga nito na marahang pumaypay sa mukha niya sa mga sandaling iyon. Pagkaway nagsilita ito ng mahina roon. Ano ulit ang sabi mo? Napakurap si Alexandra. Hindi niya alam ang sasagot niya. Nablangko yata ang isip niya saglit. Ngunit mabilis ding bumalik sa composure niya roon at taas noong nagsalita. Alin doon, ha? Gusto mong ulitin ko ang lahat ng sinabi ko? Aba, ang haba kaya nun. Kunwari ay reklamo niya at hindi alam kung mamimewang ba siya sa harapan ni Sandro o humalukip-kip na lang roon para ipakita kunwaring pagtataray niya rito. Nakangiting sumagot rin naman kaagad si Sandro roon nang tanong ko lang, bakit ka pala namumula sa mga pisngi mo ngayon? Eh, hindi naman mainit. Papalubog na yung araw eh. Natural lang ba yan? Pero parang hindi eh. Hindi ko kasi yan nakikita kanina. Ngayon lang. So bakit pala namumula ang mga pisngi mo ngayon? At hindi lang basta namumula, kundi pulang-pula. Huwag mong sabihing nagbablash on ka habang nagsasalita kanina kasi hindi ko yan nakita eh. Kaya imposible talaga. So ulitin ko naman yung tanong ko, Alexandra. Bakit namumulay ang pisngi mo? At matapos marinig ni Alexandra ang lahat ng iyon mula sa bibig ni Sandro ay marahan siyang napahinga ng pagkalimlalim roon saka bumuka sara ang bibig na nagsalita. Namumula ako kasi napalunok ang dalaga. Hindi niya talaga alam kung anong sasabihin sa binata. Hindi niya ugali magsinungaling pero dahil rito ay nagsinungaling tuloy siya sa tunay na nararamdaman niya rito. Napabuntong hininga tuloy si Alexandra ng malalim roon at napiisip ng tamang idadahilan sa binata. Ngunit bigla na lang siyang napasinghap at napasigaw ng malakas roon dahil. Oh my God, Sandro! Ano bang ginagawa mo? Ang lamig niya, ano ba? Napaatras at nakangiwing reklamo ni Alexandra matapos bahagyang talsikan ni Sandro ng tubig ang mukha niya. Napanguso tuloy siya, lalo pa tila nag-enjoy pa ito sa ginagawa sa kanya dahil tumatawa pa ito roon habang patuloy na tinatalsikan ng tubig ang mukha niya. Kaya natatawang sinaway niya ito roon. Hoy, Sandro, ano ba? Basang-basa na ang mukha ko ah. Hoy, tama na kasi.
Basang-basa na ako, tama na. Tatawa-tawang saway niya sa binata, ngunit tumatawang sumagot rin ito ng, ayoko nga, pasalamat ka nga dahil naisip kong strategy na to. Humupa ng pamumula ng kabilang pisngi mo eh. Tatawa-tawa pa rin wika nito at pinagpatuloy ang ginagawa, kaya may pilyang ngiti sa mga labi at nakataas ang kilay na nagsalita si Alexandra roon. Ah, ganon. Sige, total, gusto mo yatang magkaroon ng fountain sa gitna ng daan dito eh. De, pagbibigyan kita sa gusto mo. Aniya, tinalsikan na rin ito ng tubig roon. Hangga sa tatawa-tawa nagtalsikan nga sila ng mga tubig sa balde roon. Humahalakak sila pareho. Mga halakak na masasabi talaga ng kahit sino na galing talaga sa mga puso nilang dalawa. At para kay Alexandra, napakaganda sa pandinig niyang tunog ng taong nito. Kaya habang tumatawa ito ay pinagmamasdan niya ito roon. At masasabi ni Alexandra na kakaibang kislap ng mga mata ni Sandro habang tumatawa sa mga sandaling iyon. Napangiti tuloy ng matamis ng dalaga roon. Ramdam ni Alexandra ang masayang tibok ng puso niya habang nakatitig rito. Hindi nga nila namamalayang. Tumigil na sila roon sa pagtatalsikan ng tubig mula sa mga balde nila eh. Hanggang sa namalaya na lang nila ang mga sariling. Unti-unti nang huminto sa pagtawa at bagkusay. Matiim na tumitig sa isa't isa. Walang umingiti. Walang kumukurap. Nakatitig lamang si Alexandra sa mga magagandang mata ni Sandro. At ganun din ito sa kanya. Sandro? Alexandra? Oy, ano ba kayo? Bakit hindi pa kayo umuwi? At bakit basang-basa kayo dyan, ha? Ano bang nangyari sa inyo, ha? Ang sunod-sunod na litanya ni Nanay Mercedes sa kanilang dalawa ni Sandro habang nakakunot ang noo nito at papalapit na sa kinaroroonan nila. Nagkatingin na sila ni Sandro pagkatapos nun, ngunit hindi sila nabigyan pa ng pagkakataong magpakita ng reaction sa isa't isa dahil sa wakasay, nakatayo na sa harapan nila si Nanay Mercedes roon. Oh, bakit walang sumasagot sa inyo? Alam niyo bang nag-aalala na ako ng sobra sa inyo? Kasi hanggang ngayon di pa kayo nakaka-uwi? Aba, okay lang siguro kung si Sandro lang ang natagalan sa pag-uwi kasi kaya niya ng sarili niya. Kaso pa diba naman ikaw, Alexandra? Natagalan din. Eh, babae ka pa naman. Paano pag napagtripan kayo ng multo sa daan? Araw ng mga patay naman bukas, Diyos ko. Paano na lang kung pinagtripan kayo ng multo? Paano na lang, ha? Magagamit mo bang galing mo sa karate dyan laban sa kanila, Sandro, ha? Nako, hindi. Kihali na kayo at umuwi na tayo. Tara na, Alexandra, at tutulungan na kita dito. Anito at tinulungan na siya sa pagbitbit ng balde. Mabilis namang nawala kay Sandro ang atensyon niya at nabaling iyon bigla sa matanda. Pagkaway nag-aalalang nagsalita. Hala, wag po, Nanay Mercedes. Kaya ko na po to. Pigil ng dalaga, ngunit hindi nagpapigil ang matandang babae roon. Sige na, okay lang. Ang importante ay baka uwi na tayo sa bahay. Gumagabi na oh. Ano ba kasing pinagagawa niyo eh? At basang-basa pa kayo. Wala namang ulan. Anito habang naglalakad nga silang tatlo. Ngunit napahinto rin sila agad ng may mga bata sa kung saan na tumawag sa matandang babae roon. Alincedes! Alincedes! Sabay naman nilang tatlo na nilingon ang batang iyon at humagikik agad ang bata kasamang iba pang mga batang kasama nito sa mga sandaling iyon. Nang tingnan silang dalawa ni Sandro, nahiwagaan tuloy siya sa mga ito. O Brian, anong kailangan mo, iho? At nanlaki na lang bigla ang mga mata ni Alexandra sa naging sagot ng bata roon. Ang totoo po kasi niyan, kaya po nababasa si Kuya Sandro at ang kasama niyang babae ay dahil naglaro po sila ng tubig mula sa mga balde na binitbit nila. Eyi, si Kuya Sandro, may girlfriend na ulit. Hagik-hik ang wika at tudyo ng mga bata roon sa ginang. At kay Sandro saka nagtakbuhan paalis ang mga ito. Abat, tila nang gigigil na reaction lamang ni Sandro roon at marahang umiling-iling. Habang si Alexandra ay lihim na napalunok ng kanyang laway at dahan-dahang tumingin kay Nanay Mercedes sa mga sandaling iyon. Pagoy pigil niyang hininga habang hinihintay ang sermon nito sa kanila ni Sandro. Lalong-lalo na sa kanya. Ngunit sa labis na kabiglaan niya, kabaliktaran nun ang nangyari. Ay, talaga? Naglaro kayo ng tubig kaya nabasa kayong ganyan? Ay nako, bakit ba kasi hindi ko naisip yun? Nako, ang saya lang naman malaman tungkol sa bagay na iyon, iho. At dalangin ko na sana ay kayo na talaga magkatuluyan sa isa't isa sa huli. Malawak na ngising wika ng ginang at nginitian sa Alexandra roon. Nay naman, tama na nga yan at nang makauwi na tayo sa bahay. Ako na lang din ang babalik sa mga naiwan pa namin doon sa poso. Kaya tara na po at mauna na kayong dalawa. Tila nahiya at umiwas na wika ni Sandro sa ina, saka tumikim roon. Si Alexandra naman ay hindi alam kung anong sasabihin roon o kung anong gagawin.
Niya rin kasi siya kay Nanay Mercedes sa inakto niya kay Sandro. Baka kung anong isipin nito sa kanya. Pero di ba nga sabi niya? Naku, saya lang na malaman ang tungkol sa bagay na iyon, iho. At dalangin ko na, sanay, kayo na talagang magkakatuluyan sa isa't isa sa huli. Di ba yan ang sabi niya? Kaya ibig sabihin, botong-boto si Nanay Mercedes sa akin para sa anak niyang akala ko masungit pero may tinatago naman pala talagang kabaitan. Wika ni Alexandra sa isipan habang nagpipigil ng isang matamis at masayang ngiti roon. Ngunit agad din niyang ibinalik ang composure niya nang maalalang na rin siya sa remote village para magturo at lumayo mula sa kanyang magulong mundo at hindi para bigyan pansin ng puso niyang labis na humanga roon sa isang lalaki na hindi niya alam kung magiging nobyo niya ba in the future o hindi. O mamahalin ba siya sa huli o hindi? Parang gusto tuloy mapabuntong hininga ni Alexandra sa naisip. Ngunit ang lahat ng naisip ay naging blanco bigla ng muli ay nagkatinginan sila ni Sandro roon nang pasimpleng lingunin niya ito habang naglalakad sila. At bigla na lang sumikdo ang puso niya nang makita niya na bahagya itong ngumiti sa kanya at tinanguan rin siya ng bahagya nito. Kaya na mangintian rin niya ang binata nang matipid roon at muli nang tumingin sa harapan at doon. Pagharap na pagharap niya sa unahan ay doon niya na pinasungawang isang malawak at napakatamis ng ngiti na saka pa lang niya inilabas mula sa kanyang mga labi. Saka pa lang, sa mga sandaling iyon pa lang, dahil kay Sandro. Ngunit ang malawak at matamis ng ngiti niyang iyon ay agad na unti-unting nabura nang may malala siya roon. Kaya pagpasensyan mo na sana siya, iha. Mabait naman talaga yung anak ko eh. Sadyang mailap lang talaga sa babae mula noong. At nang malala ang naudlot na gustong sabihin ni Nanay Mercy kaninay, biglang napatanong tuloy ang dalaga sa kanyang isipan. Ano, o sino kayang dahilan kung bakit naging mailap si Sandro sa mga babae? Pero malalaman ko rin yun kung bakit. Malalaman ko rin. Determinadong wika ni Alexandra sa kanyang isipan, lim na napabuntong hininga lamang sa mga sandaling iyon. Samantala, labis nagpupuyo sa matinding galit ang puso ng ama ni Alexandra sa mga sandaling iyon, habang naghihintay ng update mula sa kanyang mga hinire niyang private investigator. Ginamit din niyang lahat ng pera at connection niya para mahanap ang unikaihan niyang si Alexandra. Kinidnap na ro kasi ito, pero dudang isang tauhan niya roon na isa sa mga bodyguards ni Alexandra ay pakiramdaw roon nito ay isang setup ang nangyari. Dahil makikita raw sa reaction ni Alexandra, isang buwan ang nakakaraan na parang hindi raw ito natatakot sa mga sandaling iyon. Parang inaasahan nito ang gagawin ng mga lalaki roon. Kaya pinimbestigahan niya talaga ng malalim ang pangyayaring iyon. Ngunit napakalinis yata ng pagkakagawa ng mga lalaki. Dahil hindi nila matagpuan at makilala kung sino-sino ang mga iyon. At iyon ang bagay na mas lalong nagpainit ng ulo ni Don Gustavo roon. Natigil ang pag-iisip niya nang biglang may tumawag sa kanya sa cellphone niya. Kaya mabilis na sinagot niya iyon. Oh, anong balita? Bungan niya kaagad sa tumawag. At sumagot naman kaagad ang nasa kabilang linya na. May lead na kami kung nasa ngayon si Ma'am Alexandra, Don Gustavo. Kaya sa ngayon, kailangan muna namin kumpirmahin kung naroon nga siya sa lugar na iyon base sa mga taong nakakita sa kanya at nakakakilala. Napahinga naman ng malalim ang matandang Don, saka nagsalita. Well, do everything you can do to solve this mess. Gusto kong maibalik siya dito sa pamamahay namin at may kasal na sa lalaki na pipisil ko para maging asawa niya sa lalong madaling panahon. Kaya bilis-bilisan niyo ang paghahanap sa anak ko, ora mismo. Aniya tumaas baba ang dibdib na tinapon niya sa pader ang cellphone niya dahil sa matinding galit at pag-aalala. Dahil naisip rin niya, paano kung ano kaya nangyari sa anak niya? Hindi niya mapapatawad ang sarili niya pag nagkataon. Hinding-hindi. Kinabukasan ay sinamahan si Alexandra ni Nanay Mercedes sa paralan ng mga elementary na malayo raw mula sa bahay nila para ipagbigay alam raw sa head na may bagong teacher na magtuturo sa mga mahihirap at kawawang mga bata roon. Good thing. At mabilis siyang nakapasok kasi kailangan raw talaga ng maliit na paralang iyon. Ang mga passionate teacher na may pagmamahal sa mga bata kagaya niya. Umuwi siyang masayang-masaya kasama si Nanay Mercedes, lalo pat nakita niya at nakausap ang mga batang tuturuan niya roon. Excited na tuloy siyang magturo. Unay, kumusta ang pangangampan niya? Nakangiting biro ni Sandro sa ginang na ikinatawa kaagad nilang tatlo roon. Pagkaway nagsilita si Nanay Mercedes. Ayun, pasado si Alexandra at magsisimula na siya sa kanyang pagtuturo bukas, iho. Kunti lang naman ang mga requirements eh at naipasa niya ng lahat doon, kaya iha. God bless sa pagtuturo mo bukas sa mga bata, ha? Takangiting tumangutang mo si Alexandra sa sinabi nito. Naiyak rin siya
Lalo-lalo na ngitian siya ng bahagyan ni Sandro roon na parabang sinasabi nito na, "Good luck sa iyo bukas." Kaya napuno na naman ang sobrang kaligayahan ng puso niya sa mga sandaling iyon. Pagwa ay bigla siyang may naalala. "Nga pala, Sandro, kailan ako magsisibak ng kahoy? Nakapag-igib na kasi ako ng tubig kaya pagsisibak lang naman ang kayang gagawin ko. Kaya kailan yun?" Asuka sa tanong niyang iunay, agad nagtawanan ang dalawa. Nalabis namang ipinagtataka niya, kaya isinatinig niya kaagad ang kalituhan niya. "Bakit po kayo natatawa, Nanay Mercedes?" At nakangiting sumagot kaagad ito sa kanya nang, "Ang totoo niya, Nay, sinusubukan ka lang nitong si Sandro kahapon kung hanggang saan ka. Kung mapapanindigan mo bang sinabi mo na kaya mo ang gawaing bahay na sinasabi niya tulad ng pag-iigib ng tubig at pagsisibak ng kahoy. Kung susuko ka na ba bigla, sinusukat niya rin ang pagkatao mo kung di ka ba maarte o kung magrereklamo. Nung nagkausap kasi kaming dalawa kahapon tungkol sa pagtira mo dito sa bahay, sinabi niya na kaagad sa akin na hayaan ko siyang sukati ng pagkataong meron ka. Kung tunay ka ba talagang mabaito, nagpapanggap ka lang. Asa nakikita ko sa kanya kahapon, sa sinabi ng batang yun, nalaman ko na agad na nakuha mong loob ng anak ko, iha. Kaya sana, hindi ka magbabago. Manatili ka lang sanang ganyan, at masayang-masaya ako kasi magkaibigan na kayo." Ngumiti ka agad si Alexandra ng ubod tamis rito. Masayang-masaya din siya sa lahat ng narinig niya mula sa matandang babae. Kaya mas lalo nadagdagan ang gaan ang kalooban niya para rito. Napatingin siya kay Sandro. At sa pagkakataong yun ay, hindi na napigilan ni Alexandra na mapaluwas sa labis na kaligayahan habang mahinang binibigkas ang mga salitang, "Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo." Isang mahigpit na yakap agad ang naramdaman ni Alexandra mula sa ginang matapos niyang sabihin iyon. At ayun na naman yung sobrang gaana pakiramdam niya sa tuwing niyayakap siya nito, pakiramdam niya ay kaya niyang lagpasan lahat ng pagsubok sa buhay niya sa tuwing niyayakap siya nito. Kaya agad niyang ginantihan ng isang mahigpit na yakap ang pagkakayakap nito sa kanya. Doon siya kumukuha ng panibagong lakas ng loob. Mula sa mga yakap ni Nanay Mercedes hanggang sa kumalma na siya roon at tumigil sa pag-iyak. "Iha, huwag mo kaming ituring na iba sa iyo, ha? Gaya nga ng sabi ko, party ka na rin ng pamilya namin ni Sandro. Kaya kung anumang problema mo, sabihin mo lang sa amin o kahit na isa man sa amin. Kung may dinadamdam ka, magsabi ka lang. Nandito kami lagi para sa'yo." Pakiramdam tuloy ni Alexandra ay niyak naman siya sa sinabing iyon ng ginang. Pero pinigilan na niya ang sarili. Pagkusay, nakangiting sumagot siya kaagad rito ng, "Opo, kayo din po. Kung may problema kayo o dinadamdam, sabihin niyo lang po sa akin. Handa po akong makinig sa mga hinaing ninyo ni Sandro sa buhay." Sabay namang nangitian at nagtanguan ng mga ito sa kanya. At alam niyang mula sa mga sandaling iyon ay magtutuloy-tuloy ng isang magandang pangyayari sa buhay niya. Naging magkaibigan na nga sina Sandro at Alexandra sa paglipas ng mga araw. Nalaman din niyang isang local artist pala ito at ang galing nito sa larangang iyon. At minsan, pag weekends at hindi siya nagtuturo sa mga bata, naging libangan nilang dalawa ang pagdrawing ng kung ano-ano roon. Tinuruan siya nito at ang mga nadrawing nila ay dinadala nila sa school upang ipakita sa mga bata roon at gagayahin. At gaya ng araw na iyon ay wala siyang pasok ay masaya nagdrawing na naman sila ng binata. "Ito, iliko mo lang pagdodraw niyan. Ganito." At punong-puno ng pasensyang tinuruan siya nito ulit kung paano i-drawing ang drawing nitong kamay na may dugo at may hawak na matinik na steam roses. At ang ibang petals ng roses ay unti-unting nahulog sa ibaba. Sinunod naman niyang ginawa nito pero hindi pa rin niya kaya. Napakamot tuloy siya sa noo niya at nagsalita. "Roses naman yung nasa utak ko, ah. Tulad yung drawing mo. Pero bakit mukhang na-flat na bola itong kinalabasan ng drawing ko? Joke time ba to?" Asukat sa sinabi ng dalagay, malakas na napahalakak tuloy roon si Sandro. Kaya nahaway rin tuloy siya. Tawanan dito, tawanan doon. Ang eksena nila sa mga sandaling iyon pagkatapos. Si Nanay Mercedes naman ay naroon sa kusina para magluto. Hindi na kasi siya pinaluto ng mga ito kasi one time na nagluto siya ng ulam. Parang di nagustuhan ng mga ito ang lasa ng pagkakaluto niya. At napatunayan naman niyang hindi ka kayaayang lasa noon ng tikman niya. Kaya mula noon, ang ginang na o si Sandro na nagluluto para sa kakainin nila. "Sandro, Alexandra, may bibilin lang ako, ha? Kulang ang sangkap sa niluto kong ulam, eh. Dito lang kayo, babalik din ako agad." Agad namang tumugon si Sandro roon na, "Samahan ko na po kayo, Nay. O di kaya, samahan ka na lang namin ni Alexandra." Wika ng binata na agad na sinagot ng ginang na,
Ay nako, doon lang ako sa tindahan ni Nalugring Iho. Babalik din naman ako kaagad. Samahan mo lang dito sa Alexandra ha. At Iho, behave ha, behave. Paghagikik na wika pa ng ginang at umalis na roon. Kaya hindi tuloy alam ni Alexandra kung sinong mas pinamula ng mukha sa kanilang dalawa ni Sandro sa mga sandaling iyon. Dahil sa tilatod yung iyon ng ginang sa binata, pagkaway nangingiti at natatawa na lang sila doon dahil sa sinabi nito. Pagkaway ng kangiting nagsalita na ang binata. Sinanay talaga. Huwag mo nalang pansinin ang sinabi niya. Ganun na talaga siya magbiro pag may kasama o kausap akong babae. Nakakapagpamula talaga ng mga pisngi. Kakamot-kamot sa noong wika ni Sandro roon. Agad namang napakunot ang noon ni Alexandra sa sinabi ng binata. Pagkaway nagtanong ka agad siya rito. Pag may kasama o kausap na babae, ibig sabihin ba niyan, hindi ka talaga may love sa mga kalahi ko? Ilang segundo munang natahimik ito roon. Pagkaway sumagot na rin matapos ang ilang sandaling pananahimik nito. Hindi talaga ako mahilig makipag-usap noon. Si Nanay Mercedes lang ang bukod dahang tao na kinakausap ko. Dahil bukod siya ang sa bagong taong pinagkakatiwalaan ko mula noong kinukup niya ako sa edad na 8 taong gulang. At tinuring na parang isang tunay na anak mula noong naglayas ako sa amin dahil sa ama ko na lasinggero at palasugal, tapos lagi nananakit paglasing. Ay wala na rin akong ibang kinakausap bukod sa kanya. Pero noong magbinata na ako at may nakilala akong isang magandang babae na si Abigail, ay bumalik lahat ng kagustuhan kong makipag-usap sa ibang tao. At tulad mo, dito din siya pinatira ni nanay sa bahay. Dahil wala na rin daw siyang mauuwian. Na-demolish daw kasi ang maliit na bahay niya mula sa kung saang lugar. Kaya wala na siyang bahay at namamalimos na lang siya. Sa kalsada siya natagpuan ni nanay at dinala dito sa bahay. Madaldal siya at masayahin. Kaya mabilis ko siyang napagpalagayan ng loob. Lahat na klase ng pagmamahal at tiwala pinaramdam at pinakita namin sa kanya. Pero sa kasamang palad, hindi namin lubos akalain na magagawa niya ang isang bagay na nagpapaguho ng mundo ni nanay. Ninakawan niya kami, lahat ng pera. Pinakatago-tago na alaas ni nanay tulad ng kwintas at sinsing na bigyan raw sa kanya noong pinakaunang lalaking minahal niya at siyang tanging alaala niya sa lalaking iyon. Ay nawala lahat ang mga lahas ni iyon na nagpapaalala kay nanay na sa tunay niyang anak na iniwan niya dahil lang din sa lalaking iyon. Ay nawala lahat. Dinakaw ni Abigail at umalis ng bahay at hindi na nagpakita pa. Hindi na rin namin siya mahanap at iyon ang dahilan kung bakit nahirapan ako magtiwala sa iyo. Yun ang dahilan kung bakit nahirapan ako magtiwala ulit. Dahil iyon sa babaeng iyon. Akala ko nga'y totoong pagmamahal ang ipinapakita niya sa amin eh. Yun pala. Kasinungalingan lang ang lahat ng iyon. Kasinungalingan lang pala ang lahat. Kaya mula noon, hindi na ako nagpapautos sa mga babaeng may mga magagandang mukha. Dahil parang natrauma na ako sa babaeng yun. Pinagkatiwalaan ko kasi talaga siya. Pero yun ang ginawa niya sa amin ni nanay. Pero nang makilala kita at unti-unti kong nakilala ang uri ng pagkataong meron ka, nasabi ko sa sarili ko na hindi pala lahat ng tao may magagandang mukha'y may maitim na pagkatao. At ikaw nagpapatunay nun. Pinatunayan mo rin sa akin na mabuti kang tao, na hindi ka nagpapakitang tao lang, na kaya mong panindigan ang mga sinabi mo, na matatag ka at iyong lihim na hinahangaan ko sa iyo, Alexandra. At iyon din ang dahilan kung bakit sa araw-araw na magkasama tayo, parang nararamdaman ko na unti-unti na rin nahulog ang damdamin ko sa iyo. Huwag ka sanang magulat sa sinabi ko. At kahit pagtawanan mo man ako ngayon, okay lang. At least nasabi ko sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Na gusto kita. Na gustong gusto rin kita. At gusto kong malaman mo na nagdinalan talaga ako ng sinabi ko sa iyo na hindi ka ang tipo kong babae. Dahil kabaliktaran na nang nararamdaman ko sa iyo. Unang beses pa lang kasi, nagandahan na ako sa iyo. At masumanga pa akong lalo sa iyo noong unti-unti ko nang napatunayan sa sarili ko na mabuti kang ang tao. Ang pagmamahal mo sa mga bata. Ang pagpupursige mo para may matutunan sila. Ang dalawa na naging dahilan upang mas lalong mahulog ang loob ko sa iyo. Na akala ko ay hindi ko na ulit mararamdaman pa. Pero heto ka. At pinaramdam sa akin yun. Gusto kita, Alexandra. Gustong gusto kita. Halos hindi makahinga ng maayos si Alexandra matapos siyang marinig ang lahat ng yun mula kay Sandro. Tumas ba ang dibdim na napatitig siya sa gwapong mukha nito ng matagal? Sa magagandang kulay ng mga mata nito na tila nakakahipnotismo kung tumitig, binabasa niya mula sa magagandang mata nito ang damdamin nito sa mga sandaling iyon. Kung sincero ba ito sa sinabi nito sa kanya o hindi.
at parang mas lalo yatang nanikip sa kaba at tuwang loob ng dibdib niya nang makita niyang sinseridad mula sa magagandang mata ni Sandro, mula sa matiim at seryosong titig nito. Nangilid nilang tuloy biglang mga luha niya. Mabilis ang pagmamalisbis ng mayon sa kanyang mga pisngi. At habang patuloy sa pagmamalisbis ang masaganang luha niya mula sa kanyang mga matay, unti-unti ring sumilay mula sa kanyang mga labi ang isang masaya at masuyong ngiti roon na sinabayan ni Alexandra sa mahina at sinserong pagsabi kay Sandro ng, "Gusto rin kita, Sandro. Gustong gusto rin kita. The feeling is mutual, Sandro. The feeling is mutual from the very first day I saw you." At sukat sa sinabing yun ni Alexandra, bigla na lang siyang natigilan nang makita niyang masayang pangiti ni Sandro roon at ang unti-unting pagsungaw ng mabuti na luha mula sa mga magagandang mata nito. Pagkuha na bigla na lang siya, nagbigla siyang yakapin ni Sandro ng sobrang higpit at bumulong sa tenga niya. "Masayang-masaya ako dahil tuluyan ang nagkaisang mga damdamin nating dalawa na akala ko'y di na mangyayari dahil sa katorpehan ko. Pero heto ako. At naglakas loob na sabihin sa iyo ang totoo. Ang saya ko sa kinatnan ng paglakas loob ko. Gustong gusto talaga kita, Alexandra. Gustong gusto talaga kita." Masuyong bulong ni Alexandra sa dalaga at marahang kumulas mula sa pagkakayakap sa kanya. Pinakatitigan siya nitong mabuti, lalong-lalo ng mga labi niya. Napangiti tuloy siya roon ng buong suyo dahil sa naging reaksyon ng binata. At nang makita niyang unti-unting pagbaba ng gwapong mukha nito sa kanyang mukha ay unti-unting pumikit rin siya roon hanggang sa naramdaman niyang malambot na labi ni Sandro at ang masuyong pag-angkin nito sa mga naghihintay ng malabi niya sa mga sandaling iyon. Ang masandaling iyon ay maituturo ni Alexandra na isang napakagandang alaala na alalahanin niya sa hinaharap kasama si Sandro. Oo, kasama si Sandro. Dahil wala na siyang iniisip pang iba na makakasama niya sa huli kundi si Sandro lang. Si Sandro lang at wala nang iba. At sukat si iniisip niyang iyon ay bigla na lamang bumukas ang malakas na pinto ng sala at iniluwa noon ang armadong lalaki na nakapaligid sa kanila at nalaki biglang mga mata ni Alexandra roon nang makita niyang kanyang ama na nagpupuyo sa galit ng itsura kasamang lalaking gusto nitong pakasalan niya na nakita lang niya sa picture na binigay ng ama sa kanya. "Daddy, iyon lamang ano mo tayo mula sa mga isipan ni Alexandra roon at nahintakutang tumingin kay Sandro. At tila noon lang nakabawi si Sandro mula sa labis na kabiglaan nang tila mag-sink in na sa buong sistema nito ang nangyari. "Sino kayo? At bakit basta-basta na lang kayong pumapasok na walang pahintulot sa bahay na ito?" Matapang na pagharap ni Sandro sa mga ito na ngayon ay nakatayo na kasama siya habang tinatakpan siya nito sa likuran nito. Mas bumangis naman biglang ekspresyon ng mukha ng ama ni Alexandra at mabilis na sumagot sa tanong ni Sandro. "Sino kami? Kami ang mga taong hindi mo dapat kinakalaban. Dahil pag ginawa mo yun, pati ikaw ay madadamay at lahat ng miyembro ng pamilya mo. Naiintindihan mo ba ako? At ikaw, Alexandra, sumama ka na sa amin at magpakasal na kayo ni Mr. Iñigo sa lalong madaling panahon upang matapos ng kaguluhang ito kung ayaw niyong marami pang madamay. Kaya halika na, Alexandra, kung ayaw mo ako lang mismong pupuksa dyan sa hantaslupang lalaking kasama mo. O sige na, kunin niyo ng anak ko." Bulyaw ng kanyang ama. At ang manglalapitan niya siya ng armadong lalaki kasama nito. Ngunit mabilis na umatras si Sandro roon kasama siya at bumulyaw rin doon. "Huwag niyo siyang hawakan. Hindi tumatayo mga balahibo ko sa inyo, mga ungas kayo. At kung tunay kayo mga lalaki, lumaban kayo ng patas. Hindi yung puro kayo yabang dahil may hawak kayong baril. Kaya sabihin mo sa mga tauhan mo na kung gusto nilang kunin mula sa akin ang anak mo ay dadaan mo na sila sa akin sa isang patas na paraan. Sabihin mo." Matapang na bulyaw ni Sandro sa kanyang ama, nagalit namang sinang-ayunan nito at ilang sandali pa nga'y nagpambuno na nga si Sandro at ang mga tauhan ng ama niya at kinayain ni Sandro lahat. Ngunit habang nagpambuno ang mga ito ay mabilis din siyang nilapitan ng kanyang ama at pilit na isinama rito kaya napasigaw siya roon at naging dahilan upang mawala ng focus si Sandro mula sa pakipagsuntukan nito roon at napatingin sa kanya. Kaya naging mitsa iyon upang magkaroon ng tsansa ang mga kalaban na pagtulungan gulpihin nito roon. "Sandro!" Umiiyak na sigaw ni Alexandra roon at nagpumiglas nang makita niyang duguan na si Sandro at tila wala ng lakas roon habang nakatingin sa kanya. "Alexandra!" Halos hindi na lumalabas mula sa bibig nito ang pagbigkas nito sa pangalan niyang iyon. "Sandro!" Hagulol niya ulit at muling nagpumiglas mula sa pagkakahawak ng kanyang ama. "Tayo na!
Matigas na utos ng kanyang ama sa mga tauhan nito. Kaya muli ay nagbumigla siya. Bitawan mo ako, Daddy. Bitawan mo ako. Umiiyak na wika ni Alexandra habang nakatingin kay Sandro. Bitawan mo siya. Matapang at malakas na sigaw mula sa isang boses babae mula sa kung saan. At abusesa niya kaagad sa sinani Mercedes niya iyon. At hindi nga siya nagkamali, sinani Mercedes ng babaeng iyon. At ganun na lang ang pagtataka niya, nang tila bigla lumuwag ang mahipit na pagkakahawak ng kanyang ama sa palapulsuan niya sa kamihinang nagsalita roon. Mercedes. Agad naman ang laki ang mga mata ni nani Mercedes niya nang tila makilala ang ama niya pagway nagsalita ito roon. Gustavo? Nanlalaki ang mga mata at napapalunok ng wika nito habang nakatingin sa kanyang ama na tila may bahay ng pangungulila roon. At bigla na lang niyang naalala ang sinabi ni Sandro sa kanya kanina. Lahat ng pera at pinakatago-tagong alas ni nanay tulad ng kwintas. Asingsing na bigay raw sa kanya noon ang pinakaunang lalaking minahal niya. At siyang tanging alaala na lang niya sa lalaking iyon ay nawala lahat. Ang maalahas na iyon ay nagpapaalala kay nanay at sa tunay na anak niyang iniwan niya dahil lang din sa lalaking iyon ay nawala lahat. Paulit-ulit iyong umalingaw sa isipan ng dalaga kaya tumaas baba ang kanyang dibdib sa samot-saring emosyon na kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon habang dumadali din bigla sa alaala niya ang sinabi ng kanyang ama noong bata pa siya. May surrogate mother ka, pero nagmahalan kami habang lumilipas ang panahon. Ayun nga lang, iniwan niya tayo dahil sa akin. Kasi hindi niya raw kaya tiisin ang ugaling meron ako. Hindi na raw niya kayang tiisin ang pagiging maautoridad ko. Pero ikaw anak, ikaw, alam kong hindi mo ako iiwan. Alam kong kaya mong tiisin ang ugaling ni Daddy. Kasi mahal mo si Daddy, hindi ba? Kasi hindi ka katulad ng surrogate mother mo na yun. Napasta-basta lang tayong iniwan sa ere. Kaya anak, huwag mong iwanan si Daddy. Ano man ang mangyari ha? Huwag na huwag mong iiwanan si Daddy. Huwag na huwag. Napapikit tuloy ng marin si Alexandra roon. Para siyang biglang binuhusan ng pagkalimig-lamig na tubig nang mapagtanto niya ang mga nangyari noon sa ngayon. Napatitig siya ng maitim kay nanay Mercedes niya at napatanong sa kanyang isipan. Ikaw ba ang tunay kong ina? Iyon bang dahilan kung bakit sobrang gaan ang kalooban ko sa inyo? Niiyak na tanong ni Alexandra sa kanyang isipan ng mga sandaling iyon. Pagkaway biglang nagbalik sa naglalakbay niyang diwa nang marinig niya biglang sumigaw si nanay Mercedes niya roon. Sandro! Sandro, anak ko! Diyos ko! Anong ginawa niyo sa kanya, Gustavo? Anong ginawa niyo sa kanya? Hagulhol ng ginang at pinaglipat-lipat pa nito ang tingin sa kanya at sa kanyang ama. Pagkaway nagsalita ulit ito roon. Kaano-ano mong masamang lalaki niyan, Alexandra? Kaano-ano mo siya? Tila kinakabang tanong nito sa dalaga. Kaya pigilhin din ang sumagot siya roon sa mahinang tono ng kanyang boses. Siya po ang aking ama. At ganun na lamang ang malakas na pagsinghap nito roon. Pagway humagulo na niyakap ang duguan at nanghinang si Sandro na ngayon ay may pagmamakaaw sa mga mata na nakatingin sa kanya. Pagway narinig niya nagsalita na sa wakas ang kanyang ama roon. Anak mo rin ba siya, Mercedes? Anak mo rin ba siya sa ibang lalaki? Tila nang hinang tanong ng kanyang ama roon. Umiiyak na umiling-iling naman ang ginang at sumagot. Hindi ko siya tunay na anak. Kinupkup ko siya. Pinalaki. Kaya anak na rin ang tingin ko sa kanya. Ibinus ko sa kanya lahat ng pagmamahal at mangungulila ko kay Alexandra. Sa anak natin na si Alexandra. Pero hindi pa niyo naibsan ang pangungulila ko sa ating anak. Sa aking anak. Mahal na mahal kita, anak ko. Kulang araw at gabi na hindi kita iniisip. At saksi si Sandro sa lahat ng pangungulila at pag-iyak ko sa iyo. Patawarin mo ako dahil hindi ko nagampanan ang responsibilidad ko sa iyo bilang ina. Dahil sa galit ko sa ama mo. Isa siyang masamang tao noon at isa pa rin siyang masamang tao ngayon. Handang pumatay para sa pera, maotoridad at lahat ng gusto niya ay kailangang masunod. Kaya hindi ko na masikmurang ugali niya. Tsaka nagpa siya akong iwanan siya. Kasama ka. Pero hindi siya pumayag. At kahit ireklamo ko siya sa mga pulis at dumaan kami sa korte para mapunta ka sa akin ay sisiguraduhin niya na hindi pa rin ako magtatagumpay. At naniniwala ako doon dahil mapera siya at mautak. Kaya iniwan na lang kita para hindi na ako mabilanggo pa sa kanya. At siniisip ko noon sa piling ng ama mo, siguradong magiging maganda ang buhay mo. Siguradong magiging maganda ang kinabukasan mo. Kaya iniwan kita
Nagpakalayo-layo ako. Pero hindi ko sukat akalain na pagtatagpuin tayo muli ng Panginoon. Hindi ko alam kung para saan, anak. Pero naisip ko na baka gusto niyang maghingi ako ng kapatawaran sa iyo sa pag-iwan ko sa iyo sa poder ng iyong ama. Sa pagtalikod ko, sa responsibilidad ko sa iyo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Hagulhol nito. Kaya mabilis siyang tumakbo palapit rito at niyakap ito ng mahigpit roon, sabay sabing, "Wala po kayong kasalanan, Nay. Naintindihan ko po kayo. Naintindihan ko po ang desisyon niyo." Mabilis na silang nagyakapan roon pagkatapos. Umiyak sila pareho. Niyakap na rin ni Alexandra si Sandro roon at gumanti ito ng mahigpit niyakap sa kanya pagway narinig niyang nagsalita ulit ang kanyang ama. "Patawarin niyo ako sa lahat ng kasamang nagawa ko sa inyo. Patawarin niyo ako sa kagustuhan kong huwag nang bumalik sa lupa at putikan na pinagmulan at kinamulatan ko noon. Sa kagustuhan kong hindi ko maipaslasap sa pamilya kong mapait at masakit na pamumuhay na naranasan ko noon. Nakagawa ko ng kasamaan. Kaya patawarin niyo sana akong mag-ina. Patawarin niyo sana ako." Hagulo rin ito noon at akmang lalapitan na sila, ngunit biglang, "Tumigil na kayo. Naririndi ang tenga ko sa kadramahan niyo. Kaya mabuti pa. Dun, Gustavo. Tapusin na natin to. Tutal mo kang hindi naman mapupunta at may kakasal sa akin pinakamamahal na anak mo." Bulyan ng isang lalaki roon at itinutok sa kanyang baril nito. "Wag!" Sigaw naman ang kanyang ama at mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Umalingaw ang umalakas na tunog ng baril kasabay ng pagbagsak ng kanyang dugo ang ama sa sahigay. Ang pagdating ng mga pulis roon at inaresto ang lahat ng naroon. Ngunit huli na, dahil para kay Alexandra ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng mga ito, napigilan ang pagbaril ng lalaking yun sa kanyang ama. "Daddy! Daddy, no! No!" Malakas na sigaw at hagulol ni Alexandra roon habang yakap-yakap ang walang buhay na ama. Lumapit na rin ang kanyang ina roon na umiyak rin tulad niya. Pati si Sandro ay naroon din at pilit siyang pinapakalma pagkaway nagsilita na siya roon. "Pinapatawad na kita, Daddy. Pinapatawad na kita." At yumakap na rin ang kanyang ina dito at nagsalita rin. "Pinapatawad na rin kita, Gustavo. Pinapatawad na rin kita." At napuno nga ng iyakan at hagulhulan sa araw na iyon. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, linggo, buwan at taon, ay unti-unti nang namulit ang labis-labis na kaligayahan sa loob ng kanilang mga puso. Dahil nagpakasal na si Alexandra at Sandro sa isa't isa. At syempre, naroon din si Gino na best friend niya at ang asawa nito upang suportahan siya. Makalipas ang isang taon ay nagkaanak na silang mag-asawa ng isang cute na batang lalaki na pinangalanan nilang Alexandro Gustavo bilang kombinasyon sa kanilang pangalan at bilang alaala sa lumisan na lolo ng anak nila. Masaya na siyang lahat pagkatapos nun at alam nilang masasaya po sila lalo sa piling ng isa't isa, sa piling ng nanay Mercedes niya at higit sa lahat, sa piling ng anak nila. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, ano yung natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.